Kasi nga, inutulang ko yung aking buhok, diba? So ngayon, hindi na ako makapag, ano nang maayos, makapag-ipit. Yan, sige, lagay kong ganito. Yan. Kayo ang gagawin kong salamin. Good evening mo sa inyong lahat. 1 week. Mabilis lang ho ng 1 week. Ano. Kita ho ang kilikili ko. Alam, itim. Baka mamaya, itamnil na naman yung pagiging maitim nating kilikili. Yan. Okay na. Hindi ko na ho kailangan magpaganda. Muli po tayong haharap sa camera. At hindi ko po alam kung maririnig niyo po ako. I will try. Kakanta ho tayo. Pero bago po tayo kakanta, syempre, magkakaroon po tayo ng dali lang. Hindi ko po alam. Naririnig niyo ba? Yan, Mama Vlog, naririnig niyo ba ako? Mag-umpisa ho tayo. Umpisa ho tayo magsasalita. Sabihin niyo ho kung nakakarinig mo kayo sa akin na. Kasi, syempre, harap ko yung akin. Mayroon po, I thank you. Kasi, ginamit ko na yung bago ko binito kayo na na VA. Dami ko na ho. Sabihin, dami ko na ho VA tapos na. It's rapid fire. Tama ba? Ito na. Malinaw ba? Tayo po ay mag-uusap-usap. Kumpentuhan po tayo. Kasi po, almost 1 week na naman po na nakapag-live. Nawala? Wala na? Mahina sis? Mahina ba? Wala, mahina ba? Kasi bago itong V8, kumbaga, parang na, parang na-scam ko. Putol-putol? Mahina, putol-putol. Ay, bakit ba? Pag-testing ko kasi itong bago kong biniling V8. Yan. Yes po, putol-putol. Hindi ho ba malinaw? Kailangan ho ba talaga ilapit pa yung akin? Ano, okay na po ba? Yan, magla-live po ako. Pasensya na po kay Lynn Moore at ako po ay nakapag-live. Kasi sabi ko nga, lapit po. Lapit ba? Okay na? O baka dito sa ano? Yan, okay na? Yan, si Lee Song Song may binaba pong ano? Yan, okay na po ba? Rapid fire, magbigay ako ng moderator. Yan, okay na po ba? Okay na yan. Thank you po sa inyong lahat. Bago po ang lahat ay magandang gabi po sa inyong lahat. O yung nasa iba pong bansa, magandang araw po sa inyong lahat. At nilulugod po po na nagpapasalamat po ako na nandito po kayo sa aking live. Kahit po medyo mahina ang aking signal or maaaring yung aking biniling bagong V8 ay palpak. Kasi yung isa, na ginagamit ko, sabi, medyo mataas daw yung sound. Ay, hindi ko may adjust, kaya bumili ako ng bago. Katatlo na akong V8. Pag hindi pa talaga, ay talaga may problema na. Ako na yung may problema, hindi na yung cellphone. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po kay Sis Rapid Fire, kay Mama Vlog. Yan. Siyempre po, andito rin po si Lee Song Soon. Hindi po nawawala po sa atin. Siya po yung ating isa po mga kaibigan. Sige po, ipipin ko po muna saglit ang iyong Lee Song Soon. Alam ko naman na lagi ka naman nandito sa live ko. So, thank you so much sa pagtsatsaga mo sa akin. Yan. Hello everyone! Nice to meet everyone. High five, happy together. Yes, happy together. Siyempre po si Mama Vlog, maraming salamat. So medyo magpaparami-rami po muna tayo.
bago ko po i-introduce yung sarili ko. Kasi nakikita ko po sa iba't ibang may mga nag-LS dyan. Lagi po ako ang kasama po sa LS ninyo. Para bang kung sikat na si Positive Arms, pero may maling nasasabi. Eka nga, kailangan ko ba ipagpaliwanag ka? Yan. Kasi pag po ako nagpaliwanag dito, lalabas na naman akong sinungaling sa mata ng aking mga naging kalaban. So ngayon, tatapusin ko na po ito para po maging peace na po tayo dahil kasi magmamahal na araw na dito. So kung ako man po ay mananahimik or sadya ban talagang kailangan po mahimik na, yun po ay para respeto ko na rin po yun sa mga kaibigan ko na naniniwala ko sa akin. Hindi po yung re-respetuhin ko po yung mga hindi naman po ka-respeto, di ba? So ngayon, nakikita ko na po, lagi thumbnail na po ako ni Dance, yung kay Melo Yap. Thumbnail na rin po ako ng iba-iba po dyan. Hello Evelyn, hello Manay. Marhay na banggi sa inyo. Magbikol po kita kahit kaunti. Kasi po mostly po dito ay Tagalog, Bisaya, Ikulano. So, kailangan magsariling wika, Filipino words po tayo, ano? Kasi po dito po, mix po. Maaring yung Bisaya, hindi po tayo maintindihan. Yan na. Bidya lang sis, nagpak, ano? Nagpak. Dito tayo. Bidya lang sis, nagpak lang hanggang Balikbayan. Ah, nagpapaka ng Balikbayan box para sa sponsor. Thank you, Sis Rapidfar. Alam ko naman yung puso mo ay napakabait. Isa na po ako doon sa nabigyan mo ng Balikbayan box mo, yung aking mga anak noong December. Ito po si Rapidfar. Ito po ay isang secret sponsor. At yan po ay napakalaki po ng kanyang puso. Hindi naman ibig sabihin puso sa loob. I mean, yung kanyang pagiging hindi ko na masabi eh. Kasi ito yung napakabait po talagang tao. Lahat po ng kanyang pagbibigay ay galing po yun sa puso niya. Yan. Pati si Melo, thumbnail ka. Ay, hindi ko alam kung thumbnail ako ni Melo. Pero sa totoo, hello sa'yo, sis Melo. Shout out sa'yo. Ako po ay hindi po ako kalaban ni Melo at hindi rin po ako kalaban ni Kayo. Si Melo Yap, yan po talaga ang una kong pinupuntahan. Hello po Commander Churba, hello po Kuya Churba. Si Melo Yap, yan po talaga ang una kong pinupuntahan dahil sapagkat ang kanyang laging nakatapik ay patungkol po yung kay Rapi Tulpo, hindi rin naman po ako kumukontra kay Atty. Libayan. Kasi siyempre, attorney yan, ayaw ko rin po magkamali ng pananalita dahil po kasi wala po tayong, hindi ko po linyada yung mga politics. Medyo mahina po ang utak ko sa mga politics na yan. Kung yung father ko nga na politiko, hindi ko nga po pinapakailaman ng mga panahon ngayon pa kaya. Ano? Kaya ako po ay nasa gitna lamang, hindi rin ako away ni Kayo. Wala po akong ugnayan sa kanilang mga taglalaban. Hello, June July. Hello po. Alam po si Sis Lynn Moore. Hindi ko na po nahintay kasi sabi ko 7 o'clock ako mag-ano. Pero po, hindi ko na tinapos yung live ni Lynn Moore. Nag-ano na ako kasi sabi ko baka meron pang ibang mag-live. Maaalanganin na ako. Kaya, sorry Lynn Moore. Sorry po sa aming presidente. Yan. Mama Vlog, hello po. Sir June. Good. Yan po ang una ko po sasabihin. Lilinawin ko po sa lahat kasi nung ako ay umakyat po kay Kayo, marami pong nagsasabi na si Dance daw po, alam ko si Dance ay ano po yun ni Kayo. May nagsasabi nga, imbis na kampihan mo si Positive dahil kay Melo yan, para bang lumalabas sa sinisiraan pa daw ako ni Dance Sabol ba yan? Wala pa po akong kinalaman po kung ano po ang kanilang pinaglalaban. Sapagkat po, ang kay Kayo ay ang topic na po ay kalingap. At ang kalingap, pinatopic po ni Kayo, nanguna po dyan si Ballpoint Man at si Bupil. So ngayon, syempre, related ako doon sa mga tinatopic ni Kayo kung paano itong mga naging balahura at kung sino yung mga
sino yung mga nasa gasaan itong mga taong ko. So ngayon, lilinawin ko po, ano, na hindi po ako kalaban ni Melo Yap, hindi rin po ako kalaban ni Kayo. Nagkataon lang nandoon po ako kay Kayo dahil iba po ang kanyang tinatapik, hindi po yun related kay Kayo, kay Melo Yap. Kaya nung umakyat po ako kay Kayo, di ho ba may narinig po kayo, di ba, sa akin? Sabi niya, oy, si Positive Arms kay Melo Yap po. Ang sabi ko, don't mention Melo Yap kasi hindi ito related kay Melo Yap at hindi ito kasama sa topic kay Melo Yap. Di ba? Hindi ito related nga. Kaya sabi ko, separated po si Melo Yap. Hindi naman po sa kinakampihan ko si Melo Yap, hindi ko rin sa kinakampihan ko din si Kayo. Kundi, nagkataon, nang ako po ay umakyat, naririnig niyo ba ako, Commander Churba, Kuya Churba. Tinatawag ko po si Commander ay Kuya. Nung ako po ay umakyat po kay Kayo, yun po ay topic patungkol po yun sa Kalingap. At naging laban na rin po ako ng kanilang mga live. Andiyan na po yung si Dance nga, na-thumbnail na yung mukha ko, kasama si Self-TVPH, bine-versus-versus niya ako, at may narinig nga ako doon, hindi ko nga lang tinapos yung live ni Dance na, kung minumura ko daw si, kasi ang sabi ni Self-TVPH, minumura ko daw si Bal Santos Matubang o si Kuya Bal. Kaya ang sinasabi na Dance, kung ito ay nagmumura, edi balahura rin to. Hindi po ako balahurang tao. Nag-umpisa po ako sa wala. Ang buhay ko po ay mala story. Kung ang panahon ko po, meron po ako mga ini-istorya-istorya nung panahon na si Barbie, si ganito si Barbie. Yun po ay related po yun sa buhay ko, sa pagkatao ko na ginagawa ko si Barbie. Pero po ang totoong istorya ng buhay ko, never po ako ng apak ng kapwa ko. Never po ako nanira ng kapwa ko. Dahil po sa hirap ng sabi ko sa sarili ko, kailangan ka ng kapwa mo, kailangan mo rin sila. Hindi ka mabubuhay sa pangsarili mo lamang. Kasi mangangailangan ka talaga ng tulong sa ibang tao. Kasi kung walang ibang tao, hindi mo masasabing ikaw ba ay naging successful, o kung ikaw ba'y anong pinagdaanan mo. Kasi lahat po tayo, hindi po tayo mabubuhay kung mag-isa lamang po tayo, di ba? Yun po ang uunahin ko po. Kung bakit ako nakaugnay kay Self-EBPH, kay Banat Bagsik, kay Marilu de los Santos, kay Marilyn Chang, nababanggit ko na rin po lagi dyan si Bupil, kasi kasama po yan sa GC. Ito is the last time ko pong ipapaliwanag. Sa mga nag-criticize po sa akin, siyempre, hindi niyo po alam kung ano po ang buhay ko, kung ano po yung tinatakbo ng buhay ko. Mag-umpisa po ako sa uno, yung walang-wala pa po akong YouTube channel, kung ano po ang tunay kong pagkatao. Ako po ay simpleng tao lamang. Nangangarap din po ako magkaroon po ng pamilyang masaya. Yun po ay aking pong nakamtan. Siyempre, minsan ang buhay ng tao ay maikli lamang. May nawawala. Minsan may nawawala, may dumarating. Eh nagkataon, asawa ko ang nawala. Matay na, wala na. Di siyempre, solo parents na lang ako. So kailangan ko itaguyod ang pamilya ko. Eka nga, pag nawalan ka ng isang katuwang sa buhay, napakahirap po. Kasi imaginin mo, yung mga iniwan sa yung mga anak, hello, Ate Banes. Hello, Sis Banes. Siyempre, yung mga iniwan sa yung anak na mga maliliit pa, may mga minor di edad pa, kailangan mong harapin mo ang tunay na buhay. Yan po ang sinasabing tapang. Harapin mo yung tapang ng buhay mo, yung kung anong isasakripisyo mo, hindi yung tapang na makikipaglaban ka, makikipagbalahuraan ka. Hindi po yan ang makikipang tapang. Ang nakikipagbalahuraan, yan po ay ugali at yabang. Pero po yung hamon ng buhay, na matapang ka, yan po ay related sa tunay na buhay po natin. Kahit sino po sa atin, kahit po kayong nanonood, di ba
ang tapang ng buhay niyo ay ginagamit niyo kung paano kayo mabuhay ng masagana. Siyempre, nangangarap din kayo na umangat din ang buhay ninyo. Siyempre, nangangarap din kayong yung mga anak ninyo maipagtapos nyo, di ba? So ngayon po, ito po ay mahaba-haba po itong aking life. Sana ho ay hindi po kayo makatulog. Ano. Noong ako nga po ay nag-abroad na, dahil nakikita ko na po yung asawa ko, ay hindi na po siya makakapagtrabaho. Hindi na po siya makakapagtrabaho dahil po sa sitwasyon niya na naging disabled na siya. Ito, masasabi ko sa iyo, CLTBPH, pakinggan mong maigi ang ikukwento ko sa iyo. Kaya huwag kang magsasabi dyan na pinatay ko ang asawa ko ng dahil lang sa gusto mo lang akong mabalahura mo, gusto mo lang akong ipahayag dyan sa social media mo. Makinig kang maigi, CLTBPH. Ito'y hindi kasinungalingan. Ito'y tunay na buhay ko to. Ipagkalat mo dyan kung ako ba ay talagang kriminal. Dahil kasi hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin at sinasabihan mo kong kriminal. Nag-umpisa po kami ng asawa ko sa wala. Yan po ang tunay na buhay. 1992 po, ikinasal po kami ng asawa ko. At nagkaroon po kami ng tatlong anak. 1996, bilangin niyo po, 1992, 1996, na-aksidente yung asawa ko na disabled. Naputol po ang kanyang braso hanggang kilikili. That's mean disabled na. Hindi na po kayang ibalik ang kanyang normal na buhay. Kaya naging nagkaroon na po siya ng insecure sa sarili niya. Dumating po sa points na naging siloso na siya, hanggang parabang ang tingin niya sa akin, parabang insecure na siya sa akin, kasi nga hindi na niya maibalik yung dati niyang buhay, na paggaling niya sa biyahe, Manila to Bicol, magsasign po yan, magbubusina po yan sa harap ng bahay namin, kasi along the road lang po kami, ibababa niya po yung mga gamit niya, may mga dala yan na apple, mga laruan ng mga anak ko, may mga damit pa yan. Yan po yung namimiss ko sa kanya noong mga panahon na siya pa ay kumpleto pa ang kamay. Madalit salita na disabled siya. Sabi ko may purpose pa ang buhay mo kung bakit ka nabuhay. Napakasimpleng buhay lang po kami noong mga panahon namin noon. Hindi po ako marunong makipag-away, hindi po rin po ako marunong makipag-bakbakan kahit kanino. Nilunok ko lahat yung mga naririnig-rinig ko. Nakesyo ako, dumadami yung anak ko, nagtitim ako ng basketball, nilunok ko yun lahat. Kasi ang rason ko, may asawa ko, hindi naman ako nagputa, hindi naman ako ng lalaki, hindi naman ako uuwi ng bahay namin, ay lagi akong buntis sa iba-ibang tao, sa isang asawa ko lang po yan. Kasi ang sarili ko, ang sinasabi ko sa asawa ko nung siya ay na-disabled, huwag ka mag-alala. Nawalan ka man ng isang kamay, may pumalit sa'yo. Andito ako kumpleto. Ako ang papalit sa kanang kamay mong nawala. I-promise ko yun sa kanya. Nasa hospital pa po yung asawa ko, yung biyanan ko umiiyak na sa akin. Ano ang sabi niya? Mi, sana wag mong iiwan yung asawa mo o yung anak ko. Kasi wala na siyang matatawag na pamilya. Sabi ko, nandito lang po ako. Hindi naman po ako mawawala. Kasi ang rason ko, pag kinasal ka sa isang tao, till do. That what? Ano yan? Ayun ako magsasabi dyan. Kasi nawawala ako kasi meron mo sa akin nag-message to. Meron mo sa akin nag-message. Basahin ko muna. Hindi ko na po, may nagsasabi sa akin, too much information na daw. Sabi ko, dito ko iyaharap ang buhay ko. Dahil kasi, yung sinasabi nila kung bakit pinatay ko yung asawa ko, dito ko patutunayan. Wala kayong alam sa buhay ko. Joy Castillo, hello. Maririnig niyo po dito ang tunay kong buhay. Yan, dumating sa punto, yung biyanan ko umiiyak sa akin. Sabi niya, Amy, huwag mong iiwan yung anak ko. Parang awa mo na. Ang sagot ko sa biyanan ko, bakit ko iiwan yan?
Habang buhay po hanggang kamatayan, magsasama kami niyan. Dahil kasi para sa sarili ko, inasal kami sa hirap at ginhawa, kami ay magsasama. Yan po yung naging part ng buhay ko sa kanya. Naging insecure nga yung asawa ko. Marami kami pinagdadaanan na hirap. Hanggang dumating ako sa punto, lahat na lang natitinda ako, lahat na lang ginagawa ko para lang mabuhay kami. Kasi yung asawa ko ay disabled na. Pero dumating sa punto na siya ay nakarecover na, ang sabi ko, agom. Kasi ang sasalitang asawa ay agom, Bicol po yan. Agom, hindi lang naman isang kamay mo lang. Hindi lang naman, I mean, isang kamay mo lang ang nawala. May utak ka pa, may isang kapang natirang kamay. Tulungan mo ko. Mag-umpisa tayo sa uno. Maghanap buhay tayo. Nagtitinda ako, kasama ko yung asawa ko sa gilid po ng along the road. May ginawa akong tindahan, parang maliit na restaurant. Nagsika po ako, nagpapataya pa ako niyan noon sa wedding. Ha? 10 years ako nagpapataya sa wedding. Alas 3 pa lang na madaling araw, bumabangon ako niyan. Pupunta na ako niya ng market para lang makapag-bili ako ng mga ititinda ko kasi alas 5, kailangan ko bumalik ng bahay. Magluluto ako ng almusal, pansit, bihong, kung ano-ano pa, almusal po yan. Itinitinda po namin yan mag-asawa para lang kung mabuhay ko po ng marangal yung pamilya ko. Dumating sa punto mga malalaki na may college na ako. Nag-graduate na nga yung panganay ko eh. Nakatapos na po siya ng teacher, nakapasado po siya. Secondary po ang kanyang kinuhang education. Ano yan? Bilang isang maestra. Dumating sa puntong may mayroon pa po akong papalaking pang mga anak. Ang sabi ko, mag-abroad ako. Ang tita ko, tatay ko, mga kapatid ko ayaw. Kasi ang rason nila, nakapagpatapos ka nga ng college, nakapagpatapos ka nga ng anak mo, kung saan malalaki na yung mga anak mo, bakit ngayon ka lang mag-a-abroad? Na ano sila sa akin? Naguluhan sila sa akin. Kasi nga, totoo naman eh, nung hindi pa ako nag-a-abroad, nakakapakalid ako ng mga anak ko. Kasi nga, todo ako, dilihensya lang. Gusto ko lang araw-araw, yung gabi ginagawa ko pang araw, hindi na ako natutulog. Biro nyo hanggang alas 12 ng gabi, hanggang pa ako sa kalsada, nagbabarbecue pa kami niyan. Bukod sa umagan, hapunan, may luto pa ako mga tanghalian, may merienda lang pa ako niluluto. Halos talaga umiikot yung buhay namin sa ganung buhay. Madalit salita, nakapag-abroad na ho ako. Anong ginawa ko? Napakasimpleng tao pa rin po ako sa abroad. Hindi po ako naging mayamang dahil. Matawag. Sorry. Ako. Naging simpleng tao pa rin po ako. Kaya nga marami po sa akin nagkakitong mga amo eh. Kasi lahat po, lahat ng mga bilang isang ano ka dyan, kasi hindi naman po ako naging katulong eh. Babysitter po, nung una kong inaplayan, babysitter. Dalawa yung inalagaan ko. Umiiyak po yung mga amo ko tuwing ako ay uuwi. Kasi nga nagugustuhan nila yung ugali ko. Hanggang pumunta po ako dito sa Malaysia. Dito na po, 2018 pumunta po ako dito sa Malaysia. Ando na po talagang critical na yung asawa ko dahil nagkasakit. Sakit siya ng sobra. Labas-pasok sa hospital. Magkano po ang bill? Magbibill po kami niya sa hospital ng 27,000, 20,000. Halos dumating pa po sa punto na nagbill po naman kami ng mahigit 100,000. Kasi napunta po siya sa private school, sa private hospital. Hirap po ng buhay ko. Ako lang po ang naghahanap buhay. 100,000, saan po kukunin yun? Ang sahod po wala ngang 1 sa 100,000. Kasi noon, napakababa pa po ang mga sahod ng mga domestic helper. Nagpapataklam po yan ng 25,000 noong mga panahon. So 100,000. Ang anak ko, na panganay, ano po ang ginawa niya? Kasi nung pumunta pa akong 2015 sa Kuwait, ang anak ko po, nag-try po maging pulis. Kasama po ng pag-alis ko, sumabay din po siya ng pag-alis ng probinsya namin. Nagsikap din po sa Manila. Nag-training maging pulis. Sa awa ng Diyos,
kapasa po siya bilang pulis. Iniwanan niya ang pagiging teacher niya kasi hindi daw niya gusto niya mag-turo daw siya. Parang mas malapit daw siya sa pagiging pulis. Hinayaan ko. Hinayaan ko yun. Hanggang dumating sa point na nagdalawang taon na siyang serbisyo bilang pulis. Yung 100,000 na yon, nagkataon mabuti nga may trabaho na yung panganay ko. Nag-loan yan. Nag-loan. Para lang po mabayaran namin po yung bill na 100,000. Wala pa ngang isang linggo, nakabayad kami ng 100,000. Another bill na naman kami. Another bill na naman kami. Alam niyo po, mabuti nga yung mga amo ko, napakabait sa akin. Ina-advance ko na yung aking sasahurin. Pero hindi ko sinasabi yan sa amo ko na, sir or madam, na yung salary ko, i-deduction mo ng buo. Ang sinasabi ko dyan, please, utay-utay kong babayaran. Kasi pag kinuha niyo yung kalahat o kinuha niyo yung lahat, wala na po akong maipapadala sa aking pamilya. Kawawa po sila. Napakabait ang mga amo ko, kaya po napakasaludo po ako sa mga among mababait sa'yo dahil mabait ka rin. Kaya tayo, kung gusto mong mahalin ka ng amo mo, mahalin mo rin sila. Yan ang aking pananaw sa buhay, mahalin mo pati trabaho mo. Last bill namin sa hospital, bago siya namatay. Sa totoo, dinala yung asawa ko sa hospital, namatay na. Dahil nga kasi inatake na sa puso. Bukod pa sa diabetic na siya, yung kidney niya, ay asthmatic pa, lumalaki na yung puso niya, nagkagulo-gulo na sa loob ng katawan niya yung sakit niya. 2018, April 2018, pumunta po ako dito. Cell TV PH, pakinggan mo ang sinasabi ko. 2018, nandito na ako sa Malaysia. April 2018, kailan namatay yung asawa ko? November 1, 2018. Eh, paano mo masabing pinatay ko yung asawa ko? Kaya ikaw, dahan-dahan ka ng pananalita mo kasi wala kang alam sa buhay namin. Kaya ito ang sinasabi ko, pakinggan mo kung anong istorya ng buhay ko. Namatay yung asawa ko ng November 1, 2018. Wala akong magawa. Hindi ako makauwi. Kasi bago pa lang ako dito sa Malaysia, yung nursing home na pinasukan ko, kasi direct hire na ako. Ang amo ko mismo ang kumuha dyan sa akin sa Pilipinas dahil siya ay may sariling nursing home. Supposed to be, ang inaplayan kong trabaho ay Hong Kong. Yan po ang totoo. 2017, nag-apply po ako ng Hong Kong pag galing ko sa Kuwait. Wala pang isang araw, dalawang araw, pinalipas, nag-apply na ako ng Hong Kong. Yung aking papel sa Hong Kong, hindi po makuha-kuha. Ewan ko, siguro talagang kadhana ng Diyos na dalhin ako dito sa Malaysia. Dahil marami pala akong kailangan alagaan ng mga matatanda. Yan pala yung buhay ko na ang purpose ko kung bakit ayaw ako mapunta ng Hong Kong. Yung pala, may plano pala sa akin ng Diyos kung bakit ako nandito sa Malaysia. Kasi dito ko natagpuan ang mga tunay na pagmamahal na hindi minsan man hindi mo naranasan na may maraming nagmamahal sa'yo kaya ka ganyang kagalit sa mundo. Ako, ang dami ko naranasan dito. 30 pasyente. Ha? 30 sila. 30 pasyente sila. Dumaan sa aking mga kamay. Dumaan yan sa aking mga kamay. Inaalagaan ko sila. So paano ako papauwiin ng aking amo kapunta ng Pilipinas na yung asawa ko, 10 days, hinintay ako. 10 days bago inilibing. Kasi ang sabi ko, huwag niyo munang ililibing yan dahil ako gusto kong umuwi. So ngayon, yung amo ko, sinasabihan ko, sabi ko, madam, kung pwede pa uwiin mo ako kahit isang linggo lang. Kasi yung asawa ko, gusto kong makita kahit sa huling kantungan. Ano ang sinabi ng aking boss? Sorry, hindi pwede. Kasi ilang months ka pa lang dito. Mabuti ko nag-isang taon ka na. Noon po, naghigpitan po ang cellphone ang aming management, ang aming company. Naghigpitan.
Kasi yung mga worker, hindi na daw naaasikaso yung mga matatanda dahil po pa cellphone-cellphone lang. Yes, totoo po yan. Kasi nakikita po yan sa CCTV. Ako, ang sinabi ko sa amo ko, huwag na huwag mo kung kukunan ng cellphone. Kasi magdito, magkakalintian tayo, ipinaglalaban ko ang karapatan ko. Alam niyo kung bakit? Ako lang nga hindi kinuna na ng cellphone. Kasi sabi ko, anytime, kahit anong mangyari sa asawa kong anytime na hindi ko alam, magkakaroon ako sa iyo ng ano yan, reklamo. Iahatid kita sa embassy. Kasi yung aking karapatan, kinukuha mo. Yun ang sabi ko sa boss ko. Kahit alam kong mabait yung boss ko, pero pinipilit ko pa rin kasi bawal nga ang cellphone dun sa nursing home. Tuwing umaga, alas 6 ng umaga, kukunin nila yung cellphone, ilalapag dun sa opisina, nakakandado. Ako hindi pwede. Kasi yung asawa ko, nag-aagaw buhay na. Alam ko na nag-aagaw buhay na yun eh. Kaya sabi ko, huwag mo kung kukunan ng cellphone, kasi anytime, kung ano ang mangyari sa asawa ko, mananagot kayo. Hindi nila ako pinagbawalan. Nakahayag lang cellphone ko. Kasi mayat-mayat tawag ng tawag ang pamilya ko, yung mga anak ko. Ma, si Papa ngayon dinala sa hospital. Kasi nag-iisa-isa na lang hininga. Sabi ko, sige, dalhin nyo na. Walang problema sa pera. Sabi ko, ganun, sige. Pag tatlong araw, dalawang araw, magsasabi yung anak ko, ma, ilabas na natin si Papa. Okay na ngayon. Ang kaso, yung bill ang mahirap. Magkano ako ang bill? Ito ngayon, nasa 47,000. Sabi ko, sige lang. Isa kong anak na babae, napaka-proud ko. Alam niyo kung bakit proud na proud ako sa kanya? Kasi PCSO, DSWD, at sa ngayon ng municipality, ng munisipyo, pinupuntahan niya para lang maka-discount. Yung discount na kung magkano yung bill kahit kaunti, pumipila yan po sa PCSO. Kasi ang PCSO, nagbibigay po yan ng 10,000 sa mga ganyan pong may mga pasyente na hinaan, 47, punta ng DSWD, na hinaan. Meron pa po kaming PhilHealth, na hinaan. Nagpunta po yan ng mayor pa, na hinaan. Sa madalit salita, yung 47 na punta na lang sa 20,000. Diba? Nawala na po yung 27,000. Ang sabi ko sa boss ko, pahiramin mo ko ng ganito kasi ilalabas yung asawa ko. Labas-pasok. Wala eh, buhay ng tao, kailangan mo isave, diba? Walang, kasi ang pera, madali lang kitain kung masipag ka. Yung buhay ng tao, mahirap. Sinisave mo yung buhay. Kasi sabi ko sa isip ko, ayoko mawala ng ama yung mga anak ko. Yun ang aking pananaw noon sa buhay. Eh syempre, hindi ko naman hawak ang buhay niya eh. Bumigay, namatay. Patay na nang dinala yan sa hospital. Isinugod pa rin nila sa private hospital. Ano pong nangyari? Pinagkakitaan pa po kami ng hospital. Nag-declare yung doktor ng hospital na namatay yung asawa ko alas 4 na ng hapon. Pero 11 pa lang, dating wala ng buhay yung asawa ko. Kinunwari lang, nilagyan lang ng mga aparatos, mga kung ano-ano. Pero sa totoo, wala na. Kasi sa bahay pa lang, nung sinugod na nila yan sa hospital, nag-aabang ng tricycle, umihi na yan sa sarawal niya. Hindi na wala ng malay. Dumating yung mga violet na yung mga kuko niya. That's mean patay na kasi nag-violet na, wala nang buhay. Eh yung mga anak ko, mga minor de edad pa, syempre, hindi nila alam kung ano yung sitwasyon. Okay lang. Ano na lang ginawa ko? Sabi ko na naman sa boss ko, boss, kung pwede ka ako, mag-advance ulit ako sa iyo ng pera. At sabi ko, uuwi din ako ng Pilipinas. Ang i-sure ko ay babalik ako dito. Anong ginawa ng boss ko? Hindi kita pwedeng papuntahin doon kahit grabe ang tiwala ko sa'yo. Kasi dito, ang inirmahan mo ay may kontrata ka. Wala po akong nagawa. Tumatawag yung amo ko, nagbibideo call kami kasama ng mga anak ko. Sinasabi ng boss ko, mismo doon sa mga anak ko, kung bakit hindi ako pwede umuwi. SLTV PH, pakinggan mo itong kwento ko. Huwag kang basta magsasabi dyan na pinatay ko ang asawa ko nang wala kang alam. Masakit sa kalooban ko na umuwi na hindi ako nakauwi. Dahil nga isa pangyayari, patuloy po ako ng buhay ko na kahit wala na sa akin katuwang.
Nag-pandemic. Wala na. Kasi 2018, nag-pandemic, ilang buwan na. Ilang taon na. Para malaman nyo po kung ano po yung buhay ko dito, ha. Nag-pandemic. Siyempre, yung mga panahon, yung mga anak ko, hindi na po pwede makalabas ng bahay sa pag-aaral nila, laging online. Lahat po kayo, di ho ba? Nakaranas ho yung mga anak ko ninyo nag-online classes na lang. Di ba? Sino ho nakaranas po dyan na lahat po yung anak niya noong 2020 hanggang 2021, 2022? Di ba? Di ba yung ganun? Masakit sa kalooban ko, pati ako hindi rin po makauwi-uwi. Kasi nag-pandemic, paano na yung mga anak ko? Paano kung kumadamay din sila sa COVID? Paano na ako? Paano na yung mga anak ko? Hindi ko sila makikita, sila mahaplos. Ako lang po mag-isa na palayo. Kahit po dito sa Malaysia, grabe pong higpit ko ng mga tao dito. Binigyan ako ng ticket kasi tapos na yung kontrata ko, pero hindi pa rin po ako nakapply. Hindi pa rin po ako nakauwi ng Pilipinas. Kasi nag-cancel lahat ng mga eroplano. Lahat ng airport nagsarado. So paano po ako makauwi? Kahit po meron na po akong plane ticket. Kasi natapos na po yung aking kontrata. Yan ginawa ko, nag-another contract ulit ako. Nag-another contract ulit ako. Yung mga anak ko, sa totoo po, umiyak po yung mga anak ko. Harap-harapan po kami. Umiyak. Pati po ako napapaiyak. Kasi sa galit ko sa mga anak ko. Kasi ang sabi ko sa kanila, online classes na nga lang yan. Bakit hindi nyo pa tinapos? Kasi instead na meron akong mag-graduate na anak ko na 3 months na lang graduating na sa high school, at K-12 baga yan, di ba? Uminin ko. Kasi nagtrabaho na sa hospital. Nagtrabaho na siya sa hospital. Naging frontliner na siya sa hospital. Pero dapat graduating siya, 3 months na lang gagraduate na. Yung isa kong anak, grade 11 na, uminin ko rin sa pagklase. Kasi hindi na daw niya kaya yung online. Mas mahirap daw ang online kesa daw yung directly na nakikita mo yung maestrang nagtuturo sa'yo. Bali, 3 silang humininto. Yung isa humininto rin. Alam niyo po anong ginawa ko? Para mabuksan ko lang po ang isip ng mga anak ko kasi parang hindi ko na kinakaya. Ikaw ba naman maging isang ina? Maging isang ama ka pa? Paano mo didisiplinahin yung mga anak kung wala ka naman sa harap nila? Diba? Anong ginawa ko? Para lamang luminaw ang mga utak nila. Sabi ko, sige, ngayon pagbibigyan ko kayo kung nahihirapan kayo sa online. Inisa-isa ko po lahat yan ng mga pasyente. Talagang iyak ko sobra kasi nang hinayang ako, nagalit, andun yung panghinayang, yung galit, na gusto ko matuto sila. Ang sabi ko, habang nandito pa ako sa abroad, tulungan niyo ako. Anong tulong na hinihingi ko? Magtapos lang sila ng pag-aaral. Habang nandito ko sa abroad, samantalahin ka ako ninyo na kayo ay mag-aral. Samantalahin yung nandito pa ako sa abroad at malakas pa. Anong ginawa ko? Inisa-isa ko yung mga pasyente. Umiiyak ako sa harapan nila. Hindi yun talagang galit na galit. Kasi sinasabi ko sa, tingnan mo itong mga pasyente, inisa-isa ko yan. May isa nag-aagaw buhay na, may 5 naka-comatose, may naka-NGT, may mga ano ng itsura ng mga pasyente dito inaalagaan ko. Sabi ko, etong mga pasyenteng to, dito nang galing ang pinapadala ko sa inyo. Dugot pawis ko, hindi na ako dito natutulog sa nursing home. Kasi ilang pasyente ang hawak ko, 30 silang pasyente. Dahil ko pa ako dito yung robot na kung pwede nga lang huwag ng tulugan. Kasi anytime, pag may namatay, hindi mo alam kung anong oras sila naglalagutan ng hininga, hindi mo rin alam kung ano ang mangyayari. Napaiyak silang lahat. Kasi inisa-isa ko, sabi ko, hindi ba kayo naawa sa akin? Ang iginantin nyo sa akin ganito lang, sasabihin nyo sa akin, hindi na kayo mag-aaral. Pero ako, pwede ko rin ba sabihin sa inyo, humingto na rin ako sa pagtatrabaho para hindi na rin ako sa inyo magpadala? Pwede ba yon? Tinanong ko sila. So ngayon, hindi kayo nag-aral. So ngayon, pwede ko rin ba sabihin, hindi na rin ako magtatrabaho kasi hindi naman kayo nag-aral? Pero hindi ko po yung sinabi. Kasi pag-aaral at pagkain, lahat ng
lahat ibibigay mo sa kanila. Hindi sila mag-aral, pero papakainin mo pa rin sila kasi mga minor de edad pa. Hindi ho ba? Anong ginawa ko? Inisa-isa ko po yan. Inisa-isa ko yan ng mga pasyente. Binibidyo ko talaga sa harap nila na nakabidyo call kami. Umiiyak ako. Sabi ko, maawa kayo sa akin. Kasi solong buhay na lang ako. Wala na yung papa ninyo. Ako na lang mag-isa. Ako ang tumatayong ama, ako ang tumatayong ina para sa inyo. Ang hiling ko lang naman talaga mag-aral kayo. Pero sabi ko, ganitong sasabihin nyo sa akin, ayaw nyo na mag-aral kasi nahihirapan lang kayo sa inyong mga ginagawa dyan, sa anong meron dyan sa eskwelahan na yan, ano may nakalay na yan. Pero mas mahirap gampanan itong ginagawa ko. Kasi utak ko, binubok akong maigi ang utak ko. Yung mga bagay na hindi ko alam, pinag-aaralan ko rin dito. Kung paano magpusok ng tube, kung paano magputol ang catheter dyan, kung paano magkaroon na ang mga tae, ng mga pasyente na nandito na minsan sa tahan, na mga may mga butas, ina-absorb ng utak ko yan. Tinitinang ko isa-isa, pinag-aaralan ko yun isa-isa. Tapos kayo, ganyan lang nasasabihin nyo sa akin, ayaw nyo na mag-aral. Alam nyo sa punto kong yun, na inisa-isa ko sila, lahat sila umiyak. Lahat sila humingi ng sorry, lahat sila humingi ng ano, dahil nga kasi, yun lang ang pwede kong sabihin sa kanila eh. Para naman malaman nila, ako ay naghihirap din dito. Hindi ako dito nagpapasarap. Hindi ako dito naglalaki. Yung sarili kong kaligayahan, tinapon ko na. Wala na akong pakialam sa sarili ko. Kasi ang para sa akin, kung paano ko mapapatapos yung mga anak ko. Yun ang buhay ko. Pagtulog na lahat ng mga pasyente ko, sige ko lang kanta-kanta dyan sa Ismule. Parang yan lang ang pangkaliw ko sa buhay ko. Sa loob ng 4 na taon, ni minsan hindi ako nakalabas ng Malaysia na naglalakad-lakad dito. Umingi ako ng day off. Straight po yan. Natagtanto ko na, tapos na pala yung 4 na taon ko sa nursing home nang hindi ako lumalabas. Isip-isipin niyo po yan. Hindi ko po hinanap ang kaligayahan sa labas. Tandaan mo yan, Cell TVPH. Yung sinasabi mong nagpapaiyot ako dito sa kanto, kung saan ang kanto mo ko nakikita, mabuti ka pa alam mo kung saan ang may mga kanto dito, pero ako hindi ko alam kung saan ang mga kanto-kanto dito. Ha? Hindi ko nga lamang nasilayan ang buong Malaysia kung gaano kaganda. 4 na taon akong nasa kulungan ng mga nursing home. Mga matatanda. Yung sinasabi ni Marilyn Chang, ikaw positive, kulang ka sa iyot. Magpaiyot ka na dyan sa mga pasyente mong mga matatanda. Ha? Yan ang sinasabi sa akin ni CLTBPH. Yan din ang sinasabi sa akin ni Banat Bagsik, ni Marilyn Chang, kulang ka sa iyot. Magpaiyot ka na dyan sa mga pasyente mo na mga matatanda na yan. Isip-isipin mo, hindi nyo alam ang karanasan ko dito sa mga matatanda. Sa totoo, iniiyakan ko yan ng mga matatanda na yan. Kaya kung bakit sabi ko, kaya pala sabi ko, tinapon ako dito sa Malaysia kasi meron akong mission. Mission na maaawa ako dun sa mga matatanda. Kasi pag kayo po ang nakaharap sa mga matatanda, parang feeling nyo na po yan, sila inaghihintay na lang ng oras nila. Iiyakan nyo po sila. Grabe po ang pag-iiyak ko po sa mga matatanda. Grabe po yung pagmamahal ko sa mga matatandang yan. Halos pag may nawawalang isa, patay-patay rin ako kaiyak dahil kasi napamahal na sila sa akin. Kahit yung mga pamilya ng mga pasyente niya, napamahal na rin sila sa akin. Kaya nga, lagi akong extend ng extend sa nursing home kasi mismo yung pamilya ng mga inaalagaan ko, yun ang nagre-request sa boss ko na huwag ako paalisin. Sila ang nagre-request na huwag ako nilang paalisin kahit tapos na yung kontrata ko. Ang ginagawa ko, extend na lang ako ng extend. Kasi naaawa rin akong iwan ko sila. Dumating sa punto pa kung paano ako nakapasok ng Kalingap. Dito na po tayo sa Kalingap. 2021, yung reliever ko doon sa nursing home. Ha? Nakit
nakita po si Balsan Cruz Matubang o si Kuya Balsan Cruz Matubang. Reliever lang yun, ha? Ano ang sabi sa akin? Ate, kilala mo ba ito si Kuya Bal? Sabi ko, sinong Kuya Bal? Taga-Bicol ito, di ba? Taga-Bicol ka rin. Sabi ko, tingnan ko nga. Doon ko nakita. Nagbibigay po siya ng mga tulong sa kapwa. Sa kapwa nating mga mahirap. Sabi ko, oo nga, ang bait pala ako nito. Napahanga ako ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan ang totoo. 2021 pa lang yan. Pero hindi pa po ako nag-iisip na magkaroon po ako ng channel ko. Kasi ang that time na yun, nasa nursing home pa rin ako. Dumating sa punto, lahat po ng mga Pilipina, ang kasabay kong may kontrata, nagsiuwian na ng Pilipinas, ako lang po ang natira. Ako lang po. Kasi sa totoo, 2018 ako dumating dito. Yung mga kasamahan ko, may 2007, may 2019, may 2020, dumating. Lahat sila nasa Pilipinas na. Nagsibalikan na sila, tapos yung mga kontrata nila. Ako na yung nauna, ako pa yung nahuli. Kasi iniisip ko nga yung mga matatanda, ayaw na ayaw kong mawala yung mga Pilipina dito kasi ang Pilipina, mapagmahal, napaka mag-alaga sa mga matatanda. Yan bagay yung tipo ng tao, talaga ang sinabing Pilipina, tatak mo sa bato, number one yan, na pinag-aagawan dito sa Malaysia. Kaya that time na yan, hindi ako nakaka-uwi-uwi dahil yung mga pasyente mismo, yung pamilya, ulit mga pasyente eh. Hindi ang kakain na hindi ako nakikita. Totoo po yan. Kasi pag Sabado, Linggo, yan tinatawag na family day. Ang mga pamilya may mga daladali na mga pagkain sa kanya-kanya mga magulang kung sinong nandun sa nursing home. Masabi yung isang pasyente, hindi muna ako kakain kasi hinihintay ko muna si kaka. Hinihintay daw niya ako. Kasi ang kaka dito, si ate o isa kang mataas na tingin sa'yo o maging si madam ka na yan. Basta kaka, yan. Mataas na term niyan dito. Sabi sa akin, hinihintay ka ngayon ni papa. Sabi ko, bakit? Ayaw ngayon kumain na hindi ka nakikita. Alam niyo kung bakit? Kaya pala ayaw siyang kumain. Kasi yung pagkain niya, bago niya titikman, dapat ako muna ang kakain. Kasi parang naging paborito na rin niya akong anak ko, ako. Alam mo, napahanga ako doon sa matanda. Hanggang sa namatay yun, dinala pa ako ng pamilya doon sa kunsa na kumbaga sa atin, St. Peter. Dito, iba rin dito eh. Alam niyo po ba? Hindi ko po ina-expect. Yung pamilyang niyan, pinagmamalaki ako. Pinagmamalaki ako doon sa mga taong higit ilang daang tao ang nandoon. Sa Purinaria, eto ngayon, the best ngayon itong Pilipina na nag-aalaga ng mga matatanda. Kaya nga ayaw na ayaw namin itong mawala sa nursing home. Nagpalakpak yung amo ko, yung boss ko katabi ko. Hindi, wala akong masabi. Isipin mo, CLTBPS, magiging ganyan ka rin ba sa amo mo? Magiging ganyan ka rin ba sa mga kaharap mo? Na ipinagyayabang ka na ikaw ay napakamagandang trabahante. Di mo yan naranasan, CLTBPH. Kahit ilang tao ang magsabi sa'yo, ang sasabihin rin pa rin sa'yo, balahura ang tao. Pero ako dito, ha? Kahit ibang tao, hindi ko kakilala, sinasabihan ako dito, numero uno ka na Pilipinang napakamabait, napakatsaga sa mga matatanda. Kaya wala po akong masabi sa kanila. Ang dami po. 7 kahon na bayan box ipinadala ko sa Pilipinas, hindi po galing sa akin. Yan ay mga bigay po sa akin ng mga taong, mga inalagaan ko ang kanilang mga pamilya, kanilang mga magulang. Kaya yung mga anak ko, 7 box na dumating sa Pilipinas, napakaswerte po nila. Pinag-aagawan po nila yung mga padala ko, di ba po, yung hipag ko, yung mga pamangkin ng aswa ko, nakatikim lahat yan. Ganyan po ang tao, kahit saan ka magpunta, basta mabait ka, maraming magmamahal sa'yo. Kaya ako, CLTBPH, huwag mo akong sasabi-sabihin dito na ako ay kriminal. Wala kang alam sa buhay ko. Ni minsan, hindi mo alam ang katiting ng buhay ko. Ha? Dumating tayo sa kalingap na yan. Nung panahon na naririnig ko si Kuya Bal Santos Matubang,
Kayo ngayong mga OFW, umawa ngaya kayo ng mga channel ninyo. At para ngayong pag-uwi nyo ng Pilipinas, magkumita kayo sa inyong mga channel kahit hindi na kayo mag-abroad. Magpunta kayo dito sa Dait. Tutulungan ko kayo kung paano kayo maging charity vlogger. Yan ang totoo. Hindi man ako sinasabihan na literal, Marilyn Chang, na sinasabi mo ako iniimbita ni Kuya Bal Santos. Kuya Bal Santos Matubang. Hindi ako literal na iniimbita. Pero nang kihikayat siya ng mga OFW pumunta ng Dait ng mga panahon na yon, 2022 na yan. Sino pong nakakaalam po dyan sa inyo na laging ina-announce ni Kuya Bal Santos Matubang na kayong mga OFW, maggawa kayo ng mga channel ninyo, pumunta kayo dito ng Dait at tutulungan ko kayo kung paano kayo maging charity vlogger. Eh ako, siyempre, sa kagustuhan ko naman, sabi ko, sige, isang bagay na rin yun na pag ako tumanda, wala na ako dito sa abroad. Isa na rin kung memories yan kung nandito, kung saan po ako dito sa lugar, na makikita ko po na ako ay may nilalive, meron po akong binibidyo. Diba? Kasi ang sabi ni Kuya Bal, kahit wala, hindi pa kayo umuwi dito ng Pilipinas, kahit dyan mismo, gumawa muna kayo ng mga upload video nyo. Diba? Dumating po sa point, nag-apply po ako sa YouTube channel. Pumunta po ako kay Buwan TV. Uy, po si Buwan TV, oh. Ang aking subscriber pa noong panahon, 25 na persona pa lang. Hindi pa ako nakaka-50. Kasi that time na yon yung mga anak ko pa lang ang susubscribe sa akin, mga kaibigan ko pa lang. Pumunta ako kay Buwan TV. Nagpakilala akong bilang isang si Positive Arms Vlog. Lahat ng mga nandiyan kay Buwan TV, alam ko, mga kilala ko na yan. Nagsidikitan sa akin. Naging mabait din ako sa kanila. Dumating sa punto, umabot ng 600. Pasalamat ako kay Buwan TV kasi nag-abot ako ng 600. Dumating yung time, sabi ni Bal Santos Matubang o ni Kubal, naghahanap ngayon ako ng mga reactionist. Bubuhayin ang karepa. Ano ang sabi ni Kuya Bal? Yung mga declare ko ngayon dyan na 10 mga naging, yung 10 mga reactionist, isa na doon si Buwan TV, isa na doon si Bupil, basta 10 silang pinangalanan na best reactor ng karepa, reactionist. Inapply ako ni Buwan TV bilang isang reactionist dyan po sa karepa. Ayan po si Buwan TV, hindi po ako nagsisinungaling. Pero noon po kahit magsalita ako ng bastos, hindi ko po yun magagawa. Kasi nga ang puso ko ay hindi po related sa balahura. Kasi nabuhay po akong simpleng tao. Binigyan nga po ako ng mga parangal ng mga inaalagaan ko dito. Naging paborito ako ng mga tao dito, tapos ako mambabalahura. Hindi ko po ugali yun. Diba? Dumating po sa punto, si Buwan TV nga, ipinasok ako. Inintroduce ako kay Bupil. Sabi niya, ano nga yan? Bupil, meron niya akong ipapasok sa'yo, si Positive Arms. Binigay sa akin yung messenger ni Bupil. Nagkakilala ako, nagmamadam-madam pa ako dyan kay Bupil. Hello po, madam. Malumanay pa ako. Kasi nga, hindi nga ako marunong magalit eh. Hindi po ako marunong magalit. Sa totoo po talaga, malumanay po talaga ako magsalita. Kaya nga sinasabihan ako ni Sir TV Pates eh, mahinhin. Pero ngayon, langin demonyo na. Or dahil sa kanila. Yan. Dumating yung point, nakapasok po ako sa karepa. Hindi nga po ako inabot ng isang buwan dyan. Sa karepa, yung unang pasok ko. Dahil po noon, nasa kasagsaga na ng sinasabi ng presidente pa po noon ay si Sangkay. Si Sangkay pa po noon ang presidente. Sabi ni Sangkay. Kasi noon, nagkaaway-away na si July, si Sir July Paunil. Yung mga basa, yung sabing nagkaroon ng intriga. Yung 100,000 ba yun o 70,000 na yun. Yung nag-away-away na sila na may mga budol-budol na. Umalis po si July Paunil. Dahil po noon ang presidente ay si July Paunil. Si July. Inalitan po ni Sangkay.
Ngito, ito naman ang sangkay. Nagbigay po siya ng schedule po sa lahat po ng karepa. Kaya nagkataon, hindi po ako napunta kay Bopil kasi that time noon, si Bopil gusto niya akong ipasok sa sarili niyang team. Ang sabi ko naman, pwede ako magpalit ng team niyo, doon na lang ako kay Nets in Black. Kasi si Bon TV nandun kay Nets in Black kasi hindi ko nga alam kung ano procedure dyan. Gusto ko pa rin makasama si Bon TV na at least nandiyan si Bon TV kay Nets in Black, alam ko kung ano yung procedure. Napunta po ako doon kay ano? Kay Nets. Etong si Sangkay, nagsabi siya, lahat ng mga naghahawak sa inyong team, bigyan nyo ng mga schedule. Si ganito, kailangan nyo bigyan ng reaction, si ganyan, marami. Dalawa po ang reaction ko, sumunod ako. Kasi nga, sabi ko, kailangan ko sumunod sa patakaran. Hindi po ako naging salbahe sa loob ng GC. Hindi ko kinailangan makipagsabi sa inyo, please, tulungan nyo ako. Hindi po ako nagpakaawa. Hindi po ako nagmakaawa. Alam yan. Sino makakapagsabi dyan sa inyo, ako ay nagmamakaawa. Naging silensyo lang po ako. Kasi hindi ko po ugali na ako ikaawaan ninyo. Kasi nasanay po ako sa mga taong nasa paligid ko na may nagmamahal sa akin. Kaya hindi ko po ugaling magmakaawa kahit kanino. Yan po ang totoo. Dumating ako sa poy. Sabi ni Sangkay, mag-reaction. Para yun lang naman nasabi ko. Dahil kasi that time na yun, merong na mga nagareklamo na doon sa loob ng GC. Sumabay lang naman ako. Sabi ko, paano kakot po? Ang subscriber ko, 670 pa lang. 670 pa lang po ang subscriber ko. Galing po yan kay Buwan TV at kay Mamski Shining. Kasi si Mamski Shining noon, meron na po yan noon na team Angel po yan. Buwan Angel po yan. Nakasali na rin po ako sa Buwan Angel. Kasi nakadagdag na rin po sila sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe po sa akin. Mga time na yan. Ang sabi ko doon sa loob ng GC, paano po ako nakakapag-promote ng mga reactors o yung mga nagkumukuha po dyan na mga nag-scout na kung ang subscriber ko po ay 600 pa lang. Tapos ang pinopromote ko po ay sa 5,000, meron pong 10,000, ako po 600 lang. Yun lang ang sinabi ko. Alam niyo po anong mga sinabi nila dyan. Ay, huwag mong iasa dito sa amin na lumaki ang subscriber mo kasi dito, magkusa ka, magsarili ka. Hindi po ako naghingi po ng pagkukusa, hindi po ako humihingi ng tulong. Nag-opinion lang ako, humingi lang ako ng opinion. Nagsalita lang ako sa opinion. Kasi sabi ko, sabi nila, oh, reaksyonan mo si Henry Vlog. Yan si Henry Vlog, na-reaksyonan ko yan. Si Dong Henry Vlog. Sabi ko, paano ko man po yan na-reaksyonan? 600 pa lang, sino pong manunod sa akin? At ang totoo na yan, wala naman pong kalingap, talagang tumulong sa akin. Yan po ang katotohanan. Walang kalingap ang tumulong po talaga sa akin kasi hindi naman po ako nanghingi ng tulong. Ang mga nag-subscribe po sa akin, hindi naman po mga kalingap. Eh, paano naman ako papanoorin ang mga kalingap? Ang akin lang, kaya ako pumasok doon, kung magre-reaction din ako doon, hindi po yung talagang pipilitin ako magre-reaction kung wala man sa akin manunood kasi kahihiyan nga ako. Yung mga kasabayan ko, halos libo-libo na, ako lang yung pinakamaliit doon. Ano ang sabi ko? Paano po ako magiging manok? Paano po mangingitlog ang isang manok kung ako po ay sisiw pa lang? Yun ang pinakasagot ko doon. Kasi sinabihan nila, ay, bahala ka sa buhay mo. Kasi yan, ano mo ngayon yan? Subscriber, ano yan? Channel mo ngayon yan? Ikaw ngayon ang gagawa ng sarili mo. Nagkukura-kontra-kontra doon. Ayoko na po pangalananan yung mga iba nagkontra doon. Pero sa akin po, hindi ko pinagsiksikan yung sarili ko. Hindi ko pinagsiksikan yan. Eh, nag-away-away na sila. Si Sangkay, si Banat Bagsik, nag-away-away na. Itong si Banat Bagsik, nag-direkta po yan sa akin. Nag-direkta po yan sa akin sa messenger ko. Hindi ko naman po talaga yung kilala. Saan niya na po yung messenger ko? Yung mismo sa GC ng Karepa. Dinirekta po ako niyan. Sorry po sa inyo, Sis Mel, Sis Bas, hindi ko po kayo maisa-isa. No?
Pinukulo ko lang po ito dahil kasi alam ko meron pa pong maglalive. Anong sabi niya sa akin eh, Banat Pagsik? Alam mo ba ganyan sis, huwag ka ngayon dyan pakasiguro kay Sangkay, trader ngayon yan. Dapat kanya hindi ka sumapit ngayon dyan kila Nets in Black, hindi ka ngayon dyan sumapit kila Bupil kay Sangkay. Dahil kasi mga trader ngayon yan. Hindi ko nga alam kung sino ba nga mga trader sa kanila kasi mga baguhan pa lang ako, hindi ko pa nga masyado sila kilala eh. Pero dati na ako nandiyan kay Balsantos Matubang o kay Kuya Balsantos Matubang kasi that time, ng 2021, nakilala ko na nga siya. 2021 ko siya nakilala. Yan. Wala po kong alam sa pambabalahura. Wala po kong alam kahit ano. Itong Banat Pagsik, nag-direct ako yan sa akin. Sinisiraan niya yan tatlong yan. Si Sangkay, si Banat Pagsik, at si Bupil. Yan mga diputa ngayon, mga demonyo ngayon. Sa kanya ko narinig ang unang pagmumura. Tinatawagan niya ako sa cellphone. Yung sinasabi niya, tinatawagan ko siya. Totoo, tumatawag ako sa kanya. Hindi ko po yung tinatanggit. Or dahil, pinapahinto ko siya nung that time na yon na minumura-mura na niya yung mga kalaban niya. Sabi ko, sis, huwag ka makipag-away. Hayaan mo ka ako sila kung galit sila. Nagpapayo-payo pa ako dyan kasi nga puso ko nga hindi ganun. Nagpapayo pa ako dyan kay Banat Pagsik. May mga meses pa ako dyan sa kanya bukod pa sa tawag. Sabi ko, hayaan mo na. Kasi sabi ko, ikaw ang masisira dyan. Huwag ka na ako magmura, huwag ka na akong ganyan. Hayaan mo ka ako sila. Sinasabi ko yung ganyan. Pero hindi siya nakikinig. Sabi niya, laban ko to. Hayaan mong i-assist, laban ko to. Mga putang inangayan nila. Inumura nila yung mga kusino sinasabi niya sa akin. Hanggang dumating sa point, naawa na ako. Kasi ang kalaban niya na noon, si Marilyn Chang. Diba, that time po na yon, matapos po 2022 po yon, nang minumura ni Marilyn Chang, si Kuya Bal at ang pamilyang Bal Santos Matubang na marudurog na yung mga utak, masagasaan na yan, mga pinipipa na niya yan. Naging kalaban nilang mortal si Marilyn Chang. Sino ang kalaban ni Marilyn Chang? Si Cell TV PH, si Banat Pagsik, si Kapeso, sumasali rin si Bupil, diba? Pinaano-anohan po nila yan. Si Kapeso, nagpukomentaryo lang yan kay Luki-Luki. Pero hindi naman totally kalaban niya ni Kapeso. Pero ang mortal niyang kaaway dyan, si Banat Pagsik at si Cell TV PH. Ano sabi ni Cell TV PH? Mamatay man ako, hindi ko yan. Hindi ako dyan makikipagbati. Ano din ang sabi ni Banat Pagsik? Hayaan mo yan, kailanman. Hindi ko yan papansin. Pero ano ngayon nangyari? Nabaligtad na yung panahon. Sila-sila kampi-kampi na. Diba? Yung dating nagbabalahuraan, pero ngayon nagkakampi-kampi na. Diba? Dumating sa point, umalis na ako sa Kalinga. Ganun pa rin po si Trevor ko. Kung paano ko dumating ang paglabas, yung paglabas ko, ganun pa rin po yung subscriber ko. Nag-subscribe pa rin po ako ng 670. Pero bago ako umalis doon, may sinasabi sa akin si Banat Pagsik. Alam mo ngayon, Banat, alam mo ngayon, sis ngayon, ikaw ngayon ang pinaghihinalaan na spy nung isang vlogger. Yung isang vlogger po, nananahimik po yun. At sa isa pa, hindi ko nga rin po yung kilala. Sabi ko, sino yan? Hindi ko nga yung kilala. Sa totoo po talaga, marami po ako mga vlogger dyan na hindi talaga kilala. Na inuugnay po sa akin, Binabanat Pagsik. Sabi ko, sino ba yan? Eh, kahit po ako nasa GC ng Arepa, hindi ko nga po magkawang tingnan, basahin yung mga messages po nila. Kasi nga, may trabaho po ako. Caregiver po ako dito. Wala po akong time magbungkal-kal kung ano po yung mga pinag-uusapan nila. Kaya, without knowing, kaya hindi ko po alam. No, malis po ako ng Arepa. Kasi sabi ko, may trabaho ako, hindi ko na kaya. Pero nagbibigay po ako sa Arepa. Nagbibigay po ako. Noon kay Nets in Black, nagbigay po ako dyan. May binigay din po ako dyan sa Kalingap. Pasuyo ako doon kay Ate Edna, pero never ko na po yung isasabing kung magkano ang nabigay ko. Kasi para sa akin, pag nagbigay kayo, bigay na yan. Huwag mo nang hahanapin, huwag mo nang sasabihin kung magkano yan. Kasi binigay mo na yun eh.
wala ka nang pakialam doon kung binibig, kung ano pang gawin nila doon eh. Yun ang rason ko, di ba? Ano po yung ginawa sa akin? Nanahimik lang po ako. Kasi sabi ko, ayoko po ng gulo. Second time around, pumasok ulit ako ng arepa. Sino po ang nagpapasok po sa akin yan? Hindi po si Malu de los Santos. Gaya ng sinasabi niya na siya daw ang nagpapasok sa akin sa karepa, na wala daw akong utang na loob sa kanya. Ano kung magkakautang na loob kay Marilu de los Santos? Eh wala naman siyang naitulong sa akin. Wala po siyang naitulong sa akin. Dahil nga kasi, ang pinapalabas niya, siya daw ang nagpasok sa akin sa halingap. Pero ang totoo po niyan, direct ako pong kausap si Arki Max TV. Si Sir Arki. Arki ba yan? Nalimot ko na nga eh. Kasi nga, hindi ko na nga nilalagay sa utak ko. Yung laging katandem ni Sir July Raunid. Ah, yan po ang tunay na nagpasok sa akin. Si Sir Arki. Yung laging kasama ni Sir July Raunid at siya ay naglalay. Kaya Malu de los Santos, ngayon ko lang po nilalabas to. Ha? Si Sir Arti Max Vlog. Yan, thank you po Joy Castillo. Yan po ang lihim na nagpapasok dyan sa akin sa kalingap. Hindi po si Marilu de los Santos. Kaya nung nagla-live si Marilu de los Santos na hinihindot-hindot niya ako sa live niya, ang sinasabi niya wala daw akong utang na loob. Matapos daw niya ako ipasok sa kalingap, ginanong ko daw siya, wala nga akong alam kung anong atraso ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit siya nagla-live, bakit niya ako binabasto sa live niya. Wala ko nga akong alam, hindi ko nga siya binabanggit kung sino yung naging kalaban ko dun sa loob ng GC. Sa totoo, hindi naman ko talaga yung away doon kung tutuusin eh. Para lang ako nagpahayag ng damdamin ko dun sa GC. Pero po sa kanila, big deal na po yung kaaway na pala ang tingin nila sa akin. Kaya si Sir RP Max TV, yan po ang ano po sa akin, nagpasok. Kaya Malu de los Santos, huwag kang magpapanggap dyan. Akala mo kung sino ka. Kahit ni minsan wala ka sa akin na itulong. Dati, kung dahil kasi sa magkaibigan tayo dati, dahil kasi sa messenger, nag-uusap din kami niya ni Marilu de los Santos, ang sinasabi ko lang sa kanya, hindi pa ako tapos sa aking watch hour. Yun ang sinasabi man ni Marilu, tutulungan kita. Kaso, marami pang nakalinyada kay Bupil. Isa na rin doon, ha? Yung isang nabanggit ko na nakaraan eh, na tinutulungan daw pa niya. Yun lang naman yung nasabi ko, na kulang pa ako sa watch hour, at umaasa nga ako na kahit papaano, matutulungan niya ako, pero magbabayad ako kung sino yung i-introduce niya sa akin. Ha? Hindi po ako naghihingi po ng utang na loob o tulungan, kasi nga hindi po ako sanay humingi ng utang na loob. Hindi po ako sanay magmakaawa. Ang akin, kailangan bayaran, di okay. Kasi yung sinasabi nila, marami po ako naririnig dyan na ang watch hour pwede bayaran. Pero, kaya si Malu de los Santos mismo, siya nagsasabi sa akin na tutulungan kita, mapunta doon kay Bupil at tulungan ka ni Bupil na magkaroon ng watch hour. Nag-usap na kami niyan. Bago pa man kami nag-uusap ni Marilu, nag-uusap na kami niya ni Bupil kung paano niya ako matutulungan sa watch hour at kung magkano ang babayaran ko sa kanya. Nag-usap na po kami niyan. Kaya wala po akong utang na loob na para bayaran ako o halipos tayo na ako ni Malu de los Santos. Yan po ang totoo. Bumasag ang katahimikan ng isang vlogger na inignay sa akin. Iba galit na galit. Diba? Diba nagpaparinig siya patungkol sa palasyo? Alam niyo po yun kung sino po yung nagsasabi ng palasyo. Ayoko na pong banggitin dito kasi nakalipas na po yun. Kundi naaano ko lang po para pabalikan kung ano po ang inumpisahan. Para po yung mga nagtatumbnail po dyan sa akin kung sino ba talaga ako. Wala po kayong alam kung patungkol sa buhay ko. Kaya huwag niyo po akong husgahan. Ha? Kasi simpleng tao nga lang ako dati. Dumating yung time. Yun nga, di ba? Sabi ko sa inyo, meron nga doon sa GC na lumabas na kalaswaan si Banat Bagsik. Yun ang sinasabi ko sa inyo, nag-send nga siya ng kiti na kay haba-haba, na tangay-tangay ng aso. Ano
mukha niya, katabi ng mukha ng aso na may titi. Oh, sorry po sa pag-pronounce ng titi kasi yun naman po ang totoo. Doon lang po na umpisa na binalahura na nila ako. Inudududo na nila ako pagpapahiya sa social media. Kasi nga, sinabihan ko lang naman si Banat Pagsik, ang totoo, hindi naman ako ang unang nakapuna noon. Ang unang nakapuna noon, yung PWD ba yon, yung PWD na laging kasama ni Kalinga Prab, na si Anjo ba yon? Anjo yung matibay rin magkanta-kanta. Si Anjo yung PWD. Yun ang unang nakapansin dun sa send ni Banat Bagsik. Ano ang sabi ng PWD kay Banat Bagsik? Kahit naman po ako may kapansanan, alam ko rin naman po yung mali at tama. Bawal po yan dito sa GC. O tingnan nyo. Yung sinasabi niyo may kapansanan, mas may utak pa kahit kaysa kay Banat Bagsik. Kasi siya yung unang nagpuna. Nag-second emotion lang po ako doon. Nang sabi ko doon, hayaan mo na, Anjol. Sinipa nga po yun ni Kuya Balik. Inalis po yun, tinanggal nga po yun doon sa GC. Sinipa po yun si Anjol doon sa GC ng kalingap na yon. Ano ang sabi ko doon? Banat Bagsik, isa ka pa namang kakong OFW. Bakit ka nagsisend ng ganyan ng malaswa? Hindi mo ba iniisip, 100 tayong nandito, lahat po yan, makakakita ng sinisend mong yan. Tawa-tawa pang Banat Bagsik. Ano nga yung pakialam mo? Ano nga yung malaswa ngayon dito? Nagjo-joke lang ngayon. Nagjo-joke lang naman ako. Sabi ko, hindi ito joke. Ang kumag-joke ka man, pero walang picture. Pwede ka rin naman mag-joke ng walang picture, di ba? Eh ang kaso, kahimik po doon sa GC, wala pong nagjo-joke doon, biglang kung lumabas yung picture na yon, ha? Kung biglang lumabas ang picture na yon, na nagsita lang si Ann, may nagsita lang. Pero ako, nag-second emotion lang ako. Ano pong ginawa sa akin ni Banat Pagsik? Sino pang mas nauna sa aming nag-live? Ha? Ano ang ginawa niya? Nag-live siya, pinariringgan niya na ako. Na doon daw sa GC, meron daw doon na mahinhin, na madre, nakala mo daw hindi nakahawak ng titi. Ako na po yung pinariringgan niya. Masama na pala yung loob niya. At ito si Maluti Los Santos, nag-iintrabida rin doon sa GC. Ano ang sinasabi ni Maluti Los Santos? Positive nga yan. Bakit ka ngayon nagagalit? Mabuti nga yan, hindi mukha mo. Ang nilagay dyan, ang gusto palang sabihin, magalit lang daw ako kung mukha ko lang daw ang inalagay ko doon. Tama bang pag-iisip yan? Tama po bang pag-iisip yung sinasabi na yan? Ha? Yung kalaswaan, sabi ko, matanda ka na, kung nga nakakatanda dito sa lahat, dapat nga sabi ko, ikaw ang magsweto sa ginagawa ni Banat Pagsik. Inayunan niya si Banat Pagsik. Hanggang sa umating na sa punto, pinagkakaisahan na ako nila doon ni Selfie Bipiits, ni Banat Pagsik, ni Maludi Los Santos. Nag-live po ang Banat Pagsik. Nag-live din ako dahil nga sa nasama na yung loob ko, dahil si CLTBP, it's ginagatungan niya na yung galit doon sa GC na yun. Kung ano-ano na pinagsasabi nila sa akin, ako na daw yung naging balahura. Ako na daw yung nangunang-una, nag-live, nagbalahura. Sa totoo, hindi ko pa kayo minumura ng mga panahon na yun. Hindi pa ako yung talagang nagmumura noon. Nagsalita lang ako. Yung mga sinasabi ninyo, ibinabalik ko lang sa inyo. Pero anong ginawa niyo sa akin? Pinagtatamnil niyo na yung pagmumukha ko. Ginagawa niyo na akong unggoy. Ginagawa niyo na akong hayop. Andiyan kung may sungay na ako, ginawa niya na akong demonyo. Kung ano-ano na pinagagawa niyo sa pagmumukha ko, di ba? Ha? Kung ano-ano na mga pinagsasabi niyo sa akin. Kesyo ako, eto na, nagpakantot na ako, kung kani-kanino, lahat. Inakusan nyo na sa akin, di ba? Pero hindi ko kayo pa pinapansin. Hindi pa ako nung lumalaban ulit sa inyo. Pinag-asensyahan ko pa rin kayo. Nanahimik lang din ako. Pero hindi nyo ako tinantanan. Paulit-ulit kayo nang babalahura sa akin. Lumabas sa punto, di ko na kinaya. Umiiyak na nga ako sa harapan ng aking live eh. Marami nagsasabi nga sa akin, huwag akong umiyak. Diba?
Diba? Pinagtatawanan niyo pa ako na umiiyak ako? Tinatamnil niyo pa yung pagmumukha kung umiiyak pa ako? Diba? Yung pangalan kong Ami Ligot, hindi naman yung pangalan ko sa YouTube channel ko. Ang pangalan ko, Positive Arms. Pero anong ginawa ninyo? Inuha niyo yung pangalan ko sa YouTube o sa Facebook ko at pinatamnil niyo dyan. Pati yung pagmumukha ko na galing sa Facebook, ninakaw na ninyo. Eh kayo pala magnanakaw. Ginagawa na ninyo, Ami Ligot. Binaligtad ninyo, Ami Iyot. Nagpakantot na. Nandyan na yung mahinin, intutin na. Ang lahat ng mga uten na pinagsasabi nyo na sa akin. Diba? Diba balahura yun? Diba pambabalahura yung ginawa nyo sa akin? Si Banat Bagsik, kung sino-sino na inuugnay sa akin. Pati si Cypro, sinasabi niya, nagpapaiyot na daw ako kay Cypro, ganito na daw kay Cypro. Ang dami na nang inakusan nila sa akin. Yung ginawa nila, bakit sa akin yung, sa akin tinatapon? Ha? Anong nagawa ko? Anong ginawa ko sa sarili ko? Ni kailanman hindi ako nagpaiyot kahit kanino man. Ha? Ito, kung tutuusin, lumabas lang ako dito. Kung gusto kong magpaiyot, baka kakuha ko ng maiiyot sa akin, pero hindi ko yung ginagawa. Dahil ako, meron pa rin akong paggalang sa sarili ko, hindi kagaya ninyo. Hindi ba? Pag ako galing sa trabaho, mag-uwi ako dito sa apartment ko, hanggang dito lang ako. Lalabas man ako, kasama ko yung mga kasama ko, parareho kami mga caregiver. Hindi ako nakikipagpuntak-puntak ng kani-kaninong bahay, nakipag-enjoy kahit kanino, kahit free ako. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kailangan babuyin ang sarili ko. Or what pa? Nagkaroon na ako ng asawa, nagkaroon na ako ng anak. Hindi na ako dalaga. Diba? Hindi na ako dalaga. Pero anong ginawa niyo sa akin? Binaboy niyo pa rin ako. Kung ano-ano pa rin ang pinagsasabi niyo sa akin. Si Marilyn Chang, kung ano-ano mga pambababoy ang ginawa rin sa akin. Ha? Hindi ko po yung makakalimutan yung mga pinagagawa niyo sa akin. Ako, andito, marami po akong screenshot. Marami po ako mga message. Kung ano yung mga totoong sinabi ko sa GC. Wala po akong binalahurang tao sa GC. Kailanman, hindi ako nagmura sa GC. Pero kayo, nandun kayo sa GC, nagmumura kayo. Ha? Nagmumura kayo. Wala po akong ginagawang masama. No. Uli ko pong ipapakita po sa inyo kung ano po talagang inumpisahan yan. Kasi never ko pong ginawa yan talaga sa buhay ko. Sa huling sandali na makikita po ninyo to. Saglit lang. Bakit ba nagka-cancel? Close up ba? Ayaw niya. Yan. Ayan o. Diyan lang po kami nag-umpisa. Tingnan niyo po ang pagmumukha sa huling sandali. Malaman niyo po kung ano po talagang ang unang pagtatalo diyan. Yan po o. Diyan lang po ako. Kung gusto niyo po ng katibayan ng mga conversation, na nagpapakitang ako ay nagsasalita dyan ng tama, sabihin nyo lang at ipopost ko talaga dito. Iisa-isahin ko po yan. Isipin nyo po yan, 100 po kami nasa GC. Ayan o, online na online po si, that time na yan na, inaano ko po yung pagpuan po niyan. Andiyan po si Kuya Bal. Nakikita po yan. Tingnan nyo po yan, itsura po yan. Ha? Nang dahil po dyan sa titing yan, binaboy ako nila. Nang dahil po dyan sa malaswang picture na yan, sila yung malaswa, pero ako yung ginawang malaswa. Ako pa yung naging masama. Tao po tayo, hindi po tayo hayo. May utak po tayo, kaya nga po tayo nag-abroad, kasi may utak po tayo. Sa totoo niyan, nung ako po ay binababoy ng mga taong niyan,
ang wala po akong ibang napupuntahan na kinakausap. Either yung asawa po ni Buwan TV, umiiyak ako dyan. Yan si Rapid Fire, umiiyak ako dyan. Kay Kulasa ng Riyad, umiiyak ako dyan. Umiiyak din ako kay Faith and Trust. Lahat po yan iniiyakan ko. Kasi nga sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ako ganyan na tao. Kumbaba pa rin ako. Nagsasalita-salita pa rin ako. Sabi ko, matakot kayo sa Diyos. Ano? Anong sinabi sa akin ni Sal TVPH? Puro daw ako maka-Diyos, pero demonyo daw ako. Biro mo yan. Ginawa na akong talagang demonyo niya. Pati yung anyo ko, yung puti ko, hindi ko naman sinasabing maputi ako. Hindi ko naman pinagmamalaki ang katawan kung maputi ako. Pero, anong sinasabi nila? Ang puti ko daw ay peke, kesyo daw ako daw ay para na daw akong patay, kesyo daw sinaksakan na daw ako ng ano yan, para sa patay ba? Na ano yan, para daw, kumbaga, paninira na nga eh. Kesyo daw yung iniyot ko na daw yung mga matatanda, gano'n. Hindi ho ba? Tama ho bang bigkasin niyo yan sa harap ng camera niyo? Tama bang sabihin niyo yan sa harap ng camera niyo? Para lang masabing matino kayong tao? Hindi nyo ba naiisip yung mga pinagsasabi ninyo? Nung kayo ay binalikan ko na dahil hindi ko na talaga kinaya yung pagmumura ninyo. Sinabi nyo na yung dating santa naging demonyo na. Diba? Yung sinasabi ninyong mahinhi naging hayop na. Saan po yan ang galing sa bunganga ninyo? Yan si Malu de los Santos. Hanggang ngayon, andyan pa yung video niya. Nagtatalak-talak na doon sa kanyang live. Anong sinasabi niya doon sa live niya? Ang akala ko ngayon, ito si Positive Arms, napakabait. Akala ko ngayon, hanganghanga ngayon ako dito kay Positive Arms, na napakabait. Akala ko ngayon, mahinhin. Yung pala, mahihindutin pala. Kasi isipin mo, kung paano niya binaboy yung pananalita niya sa mga Japan, ganun din niya ako binaboy. Ako ang unang binaboy ni Marilo de los Santos bago ang mga taga-Japan. Ang mahihindutin, Marilo, ang sinasabing mahihindutin, yung lalakero. Ako ba, nakita mo akong naging lalakero? Nakita mo ba akong marami akong hinindot dito? Nakita mo ba na ako ay nagbilang ng lalaki dito? At sinabi mong mahinhin, mahindutin? Paano mo nasabi yan sa akin? Ha? Inuulit-ulit mo pa dyan sa live mo. Hindi naman ikaw ang kasali doon sa pinag-uusapan nila Banat Bagsik at ako. Si Sel TVPH, hindi ko yung kaaway. Kasi si Banat Bagsik nga, ang doon, paano ko doon sa GC, ang Sel TVPH, o mukabadi niya, kinakampihan niyang ng maigi si Banat Bagsik. Ayaw niya talaga mapagsabihan ng magandang asal si Banat Bagsik. Ang gusto niya, maging balahura. Si Malu de los Santos, dahil yung kumampi, kaya yung kumampi doon kila Sel TVPH, kasi buntot niya yan. Hindi pwedeng mawala si Malu de los Santos sa panig nila. Kaya kahit mali, kakampihan ni Malu de los Santos para sa kanya, hindi mali ang mga kaibigan niya. Isip-isipin niyo po ninyo yung mga ginagawa ng mga tao niya. Matino ba yan? Tapos, anong sasabihin sa akin dito ni Sel TVPH? Ano yung last niyang thumbnail niya sa akin nung nakaraang araw pa lang? Na kasama ko si Kayo. Ha? Isip-isipin niyo po. Ano yung thumbnail niya sa akin? Sabi mo, gusto mo ng baluraan? Sige ba, balahurain kita dito. Di ba? Yun ang sabi niya. Talaga pinapakita niya talaga sa sarili niya, sa harap ng camera niya, talagang balahura siya. Di ba? Yun ang mga bagay na hindi dapat ba gawin mo yun? Ha? Ito ang mga sinasabi niya. Galit sa utin. Sabi niya, galit sa utin. Ang mahinhin. Galit sa
putin daw. Biro-biruin mo, itatamnil mo yung ganyan. Kung gaano ka kalasong tao. Talagang makikita ka talagang balahura ka. Kasi, tamnil mo pa lang. Ang masakit po dito ha, sinang-ayunan pa ni Kuya Bal Santos Matubang yung kanyang mga tauhan na ang pagbabalahura daw ay, yan daw ay pagdidisiplina. So ngayon, kailangan pala ako magpasalamat ako ng SLTVPH dahil binabalahura niya ako ng binabalahura si Marilu de los Santos, si Banat Bagsik, si Marilyn Chang. Dapat pala magpasalamat ako dahil kasi dinidisiplina pala ako. Kaya ako binabalahura. Yan ba? Tama ba? Kuya Bal Santos Matubang, ang maririnig namin sa iyo dyan sa live mo? Ha? Na gaganyanin mo yung mga tao na binabalahura ng mga tauhan mo? Hindi mo napapansin kung paano sino mang balahura at para sa'yo ay hindi sila balahura. Diba? Iba naman po yung pagmumura. Yung pagmumura, may iba pong bagay po yan. Pero po sila higit pa sa pagmumura yung ginagawa nila eh. Talagang binababoy na yung pagkatao mo. So ngayon, okay lang kasi dinidisiplina. Ang sabi mo pa, kung ang kalabaw hindi makatayo, haluin, sipain, tadyakan. Hayop, ganun pala ang pagtrato mo sa hayop at sa tao, gaganunin mo rin. Hindi naman po kagandahan yung sinasabi mo diyan sa live mo. Para bang inapakita mo talaga na yung mga tauhan mo, talagang balahura sila, okay lang. Ginagawa mo rin silang mga hayop, ginagawa mo rin silang mga demonyo. Sorry po sa kung kayo ay lagi kayong natatapik. Dahil kasi, ang alam ko bilang pastor, hindi po yan panig sa kasamaan. Bakit po ngayon, kasamaan ang ginagawa ng mga tauhan mo, panig na panig ka pa rin. Hindi mo ba napapansin sa sarili mo na sinasabihan ka na rin, paanib mo na silang bilang mga satanas na rin. Hindi na po tama yung ginagawa ng mga tauhan mo, pero sa'yo okay lang. Parang proud ka pa sa ginagawa ni Banat Bagsik. Nung isang, kahapon ba yun, may narinig ako kay Nix Mendoza kagabi kung paano minuramura ni Banat Bagsik si Marilyn Pablo, yung mga kasakit kasama ni Marilyn Pablo. Tama ba yan? Pare-pareho kayong mga kalinga, pero anong ginagawa ni Banat Bagsik kay Marilyn Pablo? Noon pa man, kaya nga nawalan ako ng, kaya ako nawalan ng amor dyan kay Self-TV Page. Noon pa man, si Marilyn Pablo, kung paano niya yan, binabalahura ng gusto. 2022, binabalahura na yan ni Self-TV Page si Marilyn Pablo. Kung ano-anong akusa na ang pinagsasabi dyan. Kaya ako nawala na ng amor. Kung paano niya rin babuyin yung mga ibang tao. Pero para pala kay Kuya Bal, kaya pala ayaw niya sawayin. Kasi pagdidisiplina. Dinidisiplina kayo, kaya kayo minumura, kaya kayo binabalahura kasi dinidisiplina kayo. Tama ba yun? Mali naman po yung mga pagsasalita ng ganyan. Kaya yan, nagkakasungay ng maraming sobra. Lumalampas na. Nilampasan na nga nila yung sungay ng kalabaw. Sa haba ng sungay ng kalabaw, nalampasan na nila. Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng ganitong pinuno nila? Kaya pala, doon sa GC, kahit siya nag-aaway-aaway na dyan, kahit siya may mga binabalahura na yan, si Dindo Balyaw, minuramura yan ni CLTV Page doon sa GC. Pinuputa-putang ina niya yan si Dindo Balyaw sa GC. May nagawa ba? May nagawa ba yung pinuno nila? Nayaan lang. Kasi ang rason, lilipas lang din yung galit na yan. Lilipas ang galit, pero may tinanim ng sama ng loob, may tinanim na hinanakit. Lilipas ba ba yan? Hindi na yan lilipas. Kailanman, hindi na lilipas yan. Dahil kasi ginawa ng mga kasamahan mo kung paano mambaboy sa kapwa nila. Ako, sinasabi ninyo, naging balahura ako. Ibinabalik ko lang naman sa inyo kung paano nyo ako minuramura.
Ibinabalik ko lang sa inyo kung paano nyo ako binastos ng binastos. Kasi wala nga kayong alam sa buhay ko. Kung paano ako hinindot-indot niya ni Marilu de los Santos. Kung paano ako sinasabihan ni Banat Bagsik, nagpaiyot-iyot kung kahit kani-kanino. Kung paano rin akong sinabihan ni Sir TBPS na ako isang kriminal. Biru-biruin ninyo. Mariling Chiang pa, dumagdag pa. Ha? Kung ano-ano na mga pinagsasabi din sa akin, hindi lang ako nakaranas ng pambabalahura dyan kay Mariling Chiang. Kung paano rin ako niya nilagay ng ilang beses din sa taon. Dahil nga kasi ayaw nila na nagko-comment pa ng kanilang mga katarantaduhan. Ayaw nilang marinig na ikaw ayaw mo sa sinasabi nila. Kailangan para hindi ka nila mabalahura, sasang-ayon ka. Ginagawa ka rin nilang demonyo. Yan po ang mahirap sa atin eh. Nang dahil dito sa social media, nagpapakahayop kayo. Kayo ang nagpapakahayop. At yung mga minumura-mura ninyo, ginagawa ninyong hayop. Yung hindi marunong magmura, napapamura. Kasi nga nung panahon niya, sabi ko eh, maliit pa lang ako hanggang lumaki na ako, hindi ko nakaranas na magmura ako. O kahit ako may kaaway sa mga edad kong bata-bata pa ako, na may kaklase ako, may ano ako, mga pinsan ko, ni minsan nga lumaki na kami, nagsipag-asawa na kami, mga pinsan ko, never ko naging kaaway. Kaya mga pinsan ko, ang tingin sa akin, ha? Ang tingin nila sa akin, ako yung pinaka mabait sa kanila. Ang laki ng respeto nila sa akin. Ako yung hinahangaan nila. Kasi pag nag-aaway-aaway ang mga pinsan ko, andyan ako sa gitna. Ako ang nag-aayos sa kanila. Ayoko maging masamang tao sila, inaawis ko sila. Kaya ang lakas nga ng tingin nila sa akin eh. Ako, ang tingin nila sa akin ay ako isang prinsesa sa kanila. Yan po ang totoo. Till now, ang taas po ng mga respeto sa akin ng mga pinsan ko, magsimula sa maliit hanggang pataas. Pag sinabi nilang, andyan na si Ate Ami, parang akong prinsesa nila dyan. Pinaghahainan pa nila ako ng pagkain, mga kung ano-anong binibigay nila sa akin. Ayaw nila akong pagtatrabahuin. Kasi nga, hindi sa pagiging, ako ay parang natatakot. Hindi, sa respeto. Ang sarap sa buhay na pag nire-respeto ka, kasi nire-respeto mo rin sila. Ganyan ako mag-respeto ng tao. Alam nyo, kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, pag naging kaibigan ka na, never kitang pakakawalan. Kasi hindi ako tumitingin sa kayamanan. Ang tinitingnan ko, yung magiging totoong tao mo. Yun ako. Pag peki ka, pinapakita mo sa akin, panluloko lang ginagawa mo sa akin, lalayo ang kita. Hinay-hinay kitang lalayuan, pero hindi ko ipararamdam sa'yo na galit ako. Gagawa ko ng ibang way, paano ako lalayo sa'yo. Kaya dito, tingnan nyo yung mga amo ko. Tingnan nyo, kayong mga nambabalahura kayo. Wala sa inyong swerteng dumarating. Pero yung binabalahura ninyo, kung inaambo ng swerte, tinanunin niyo ako, di po sa pagmamalaki. Trabaho ko po dyan. Sinong mga amo ang pagsisilbihan ka na ako isang caregiver lamang? Ngayon nag-off ako, pero bukas pagbalik ko, ang lamesa, andyan na yung plato ko, andyan na yung kutsara ko, andyan na yung kakainin ko. Hindi nila ako pinaghuhugas ng plato. Bihirang-bihira ako maghugas ng plato. Maghugas ako ng plato, yung kinainan ng alaga ko o ako, yung nakikita ko sila, ay mga busy. Pero pag ordinaryong araw, tatawagin ako, puupo na lang. Isipin mo, Sir TBPS, nangyari ba yan sa amo mo? Itong alaga ko, ang anak, pag umaga sila pa ang nagluluto ng almusal ko, sama-sama pa kaming kumakain. Pag sinabi ko yung alaga ko, mamaya pa ang gising, hindi muna nila ako lulutuan ng almusal. Hihintayin muna na gumising yung alaga ko, kasama na yung almusal ko.
Diba, napakaswerte ko. Napaka-blessing ko. Yung minumura-mura nyo, ito ko, minumura-mura nyo, ginagawa nyo kong hayop, pero hindi nyo nalalaman, itong hinahayop-hayop ninyo, may blessing, may magandang nakikita sa buhay, may magandang napapala sa buhay. Kayo, anong napapala nyo sa buhay nyo? Humaharap kayo araw-araw, diyan sa inyong life, stress na kayo. Sige nyo lang pangmura, sige nyo lang pambalahura, kung sino-sino ang nagiging kalaban ninyo, kung sino-sino ang mga sinasagot-sagot ninyo. O diba? Walang blessing na darating sa inyo. Kasi ang puso ninyo, literal, na mga masasamang tao kayo. Pero yung mga tao na minumura ninyo, ayun, pinapala. Tama nga ang kasabihan. Hayaan mo na ikaw ang apak-apakan. Kasi may ibang bagay na nakalaan sa'yo. Tama nga naman, inaapak-apakan niyo ako, pero dito sa literal kong buhay, masagana yung buhay ko. Wala po akong problema. Ilan ang amo kong napupuntahan, mga inaalagaan ko. Ako pang pinagsisilbihan. Hindi po biro po yan. Ayan po yung reliever ko. May reliever po ako, nandiyan naka-duty. Hello, Randy. Alam po yan ang reliever ko. Pagkain po namin, bastante po kami sa pagkain. Ang araw ng Webes, yung isang anak ng alaga ko, kahit isang plato, kahit isang kutsara, huwag kang hahawak yan. Ako ang maghuhugas. Hinihintay pa ako makatapos. Kasi ako ang laging nahuhuling kumain. Kasi ako mabagal akong kumain kaysa sa kanila. Hindi yan naguhugas ng mga plato hanggang hindi pa ako tapos kasi yung plato ko kinukuha pa nila. Ha? Sila ang nag-disilvis ng amo nila. Sis, tama yan, sis, rapid fire. Sis. Kaya, sabi ko, sige, marahin nyo lang ako. Kasi sa kabalik na rin ang pangmumura nyo sa akin, pag-aalipusan nyo sa akin, dito, inuulan ako ng pagmamahal. Yan ang tao. Pag ikaw kaharap ka ng literal, diyan mo makikita kung ikaw ba'y minamahal ng kapwa mo o hindi. Diyan makikita. Tingnan mo yan na trabaho ko ngayon. Hindi ako ang nag-apply diyan. Mismo sila ang naghanap sa akin. Sila mismo ang nag-request na hanapin ako. Hindi ako ang naghanap sa kanila. Diba napakaswerte ko? Kayo minumura-mura nyo ako. Samantalang may taong naghahanap sa akin. Requested ko, yan isang worker na yan, yan isang caregiver na yan. Yan ang gusto kong maging caregiver ko. Diba napakasarap ng buhay ko? Yung minumura-mura nyo, eto lang naman. Ha? Hindi po inaapi ng ibang tao. Pero kayo, nakababayan ko o kapareho kong mga Pilipino, kayo po yung nag-aalipusta sa akin. Samantala, yung ibang tao, kulang na lang ako paliguan. Pag sinabing nag-duty ako ng gabi, kinabukasan sasabihan pa yan ng anak ng amo ko, sige na please, matulog ka na muna. Kasi alam namin puyat ka. Hayaan mo na kami na magbabantay sa nanay namin. Hindi ba? Ikaw. Ikaw rin ba nagbagsik? Ano bang naranasan mo sa amo mo? At ikaw din, Marilo de los Santos, ano rin ba naranasan mo sa amo mo? Ako, ang dami kong kagandahang nararanasan sa mga amo kong na pinagsisilbihan ko, na tinutulungan ko yung mga magulang nila, inaalagaan ko. Ha? So, ngayon nga lang, bago ako umalis, binigyan ako ng regalo. Hindi lang ako ang binigyan, pati yung reliever ko. Diba? Kasi kung hindi ka magandang ano sa kapwa mo, hindi ka bibigyan. Hindi ako naghangad, hindi ako naghingi. Pusa akong binigyan. Yan ang tunay na tao. Kaya dapat kayo, matuto kayo sa ang kapahalaga sa kapwa ninyo. Hindi porke kayo isinita, babalahurain nyo na. Pwede bang kayo naman ang dinidisiplina? Kaya kayo na papagsalitaan ng kung ano-ano dyan, pero hindi nyo tinatang, ayaw nyo i-absorb sa utak nyo. Kasi ang kala nyo, kalaban kayo, inakalaban kayo. Pero ang totoo, kayo ang dinidisiplina. Pero ang ginagawa nyo, ang rest back ninyo, binabalahura ninyo. Di ba? Binabalahura ninyo. Hindi pagdidisiplina ang pambabalahura.
Pero kayo, anong ginagawa ninyo? Binabalahuran ninyo. Pero kami, na nasa paligid ninyo, kami ang nagdidisiplina sa inyo. Pero ang ginagawa niyo sa amin, binabalahuran ninyo kami. Yan ang totoo. Kasi ayaw ninyong tanggapin sa buhay ninyo na kayo ay pinagsasabihan. Matanda na nga naman talaga kayo, bakit pa kayo? Bakit pa namin kayo pagsasabihan? Si Marilyn Chang nga lang, pag may nag-comment dyan eh, minumura na agad ni Marilyn Chang. Diba? Kailangan pa ba pagsabihan ng isang matanda na? Ang lagi kong sinasabi dito sa social media, hanap po kayo ng kaedad ni Marilyn Chang. Kung meron po siyang kaedad na kasing pareho niya na nagmumura dito sa social media, ang babalahura dito, yung lahat ng tao dito, binabody shame niya, hanap kayo ng kapareha ni Marilyn Chang. Abutin po kayo dito ng magdamag, wala po kayong makikita na kasing tanda ni Marilyn Chang na balahura. Pero ito si Marilyn Chang, tama lang yung sinasabi niyang queen siya. Queen siya. Pinagmamalikin niyang queen siya. Queen siya sa pangbabalahura. Kung talagang ano sa buhay mo, ang ayaw mo na magbalahura, kung talagang ayaw mo na sa buhay mo, gusto mo na magbago, madali pong gawin yan. Pero, eka nga, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Para yan kay Marilyn Chang. Lagi niya sinasabi, magbabago na siya. Pero wala naman nagbabago. Diba, sige pa rin yung pambalahura? Diba? Yan po yung buhay ni Marilyn Chang po, noon at ngayon. Kaya po yan, pag yan po nag-topic po na naman sa akin, mamaya niya, makikita po ninyo, minumura-mura na naman ako niyan kasi nababanggit ko na naman yung pangalan niya. Kasi ang sasabihin niya, inunahan na naman siya. Kaya siya ng balahura. Ano po ang ginawa niya kay Buwan TV? Para sinabihan lang siya ni Buwan TV, anong ginawa niya? Nag-body shame siya, lalaki ba naman yun? Tapos ngayon, sasabihin niya, inunahan siya. Ganyan po ang gawain ni Marilyn Chang. Pag sinabihan mo, nakita ka dyan sa kanyang live, nagsalita ka, o kung saan ka nakita na mga ibang nagla-live, nabanggit yung pangalan ni Marilyn Chang, nandun siya nagtambay. Makita mo yan. Tingnan mo ang ginawa niya kay Cecilia Watanabe ba yun? O, kay Cecilia Watanabe, anong pinaggawa niya, di ba? Kung ano-ano pa ang pinananalita niya. Bago ka mangaral sa kapwa mo, o bago mo tanungin ang kapwa mo, ano ang ginawa ni Cecilia sa'yo? Tanungin mo muna ang sarili mo. Ano nga ba ang nasabi ko sa mga kapwa ko? At bakit ako kinukontra nitong taong to? Ibig sabihin, may mali kang sinabi. Kukontrahin ka ba? Kung makagandahan ang sinasabi mo? Kukontrahin ka ba kung hindi ka naging balahura? Diba? Kasi matanda ka na. Kailangan mo lang isalagay sa tama yung pananalita mo, diba? Dati sinasabi mo, magpapakabait ka na. Ikaw pa, dito ko pa nababantayan kita. Yung sinasabi mo, ay Kuya Bal, nagbago na po ako. Kada mura ko, nagluluhod ako sa altar. Kada pagmura mo ba, nasa harap ka ba ng altar? Eh, halos di ka na nga natutulog. Diba? Kada mura daw niya, nagluluhod daw siya sa altar. Bakit pa, bakit kinabukasan, sige mo na naman mura. Di ka na po kapanipaniwala. Di mo nilalagay dito sa kalooban mo sa puso mo, sa bunganga mo lang. Sinasabi lang ng bunganga mo, pero hindi mo ginagawa. Yan ang natural mo na bag-ugali yan o talagang ganyan ang pagiging balahura mo na. Di ba? Huwag ka magsalitang mayaman ka kasi wala ka namang yaman. Ako po hindi ako nagsasalita na mayaman ako kasi wala naman akong mayaman. Hindi ako mayaman, hindi rin po ako nagyayabang kasi wala naman ako ipagyayabang. Kung simpleng tao ka, simpleng tao ka lang. Lumabas ka dyan ng pinto kung anong itsura mo, yan lang. Hindi mo na kailangan mag-effort na maglagay kung ano-ano. Sa bagay, wala na tayong pakialam kung anong gawin ni Marilyn Chang. Kasi yun ang gusto niya, maging maganda siya sa harap. No? Mayroon nga nag-comment sa akin, mas maganda pa nga sa'yo si Marilyn Chang. I don't care kung maganda pa si Marilyn Chang sa akin. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na, ay, ako ang maganda kay Marilyn Chang. Kasi buhay ko to. Alam ko sa sarili kong pangit ako. Hindi ko kailangan sabihin na maganda ako. Kung ang tingin naman ng kapwa ko ay pangit ako. Diba?
Kaya ayoko yung aking bangko, ako mismo, ang bubuhat at ipagmalaki ko. Kung ano ang tingin sa'yo ng kapwa mo, yun yun. Kung pangit ka sa paningin nila, intindihin mo, kasi yun ang nakikita sa'yo. Paniwalaan mong pangit ka. Diba? Pero yung balahurain ka, hindi na tama yun. Hindi mo pwedeng tanggapin na binabalahura ka, tatanggapin mo lang. Pwede bang sabihin na pangit ka, tanggapin mo na lang. Kasi baka sila hindi nagsisinungaling. Pero yung binabalahura ka, tatanggapin mo ba yun? Yung inaalipos ka na? Yung hinihindot-hindot ka na? Yung sinasabi yung ari mo, ganito na kalaki, ganito na kaluwang, ganito na ano? Diba? Ayun. Thank you po, Sis Rapid Pala. Kahit kami nag-uusap niya ni Sis Rapid Pala sa cellphone, hindi ko po ina-acknowledge sa sarili kung maganda ako. Lagi kong sinasabi, yes, lahat po tayo ay may mga katangian, may mga mukha, pero hindi ko pwedeng sabihin ako ay maganda. Kasi hindi ko kailangan ipagmalaki. Kung ano yung nakikita niyo sa akin yun na yun. Hindi ko po pwedeng baguhin ang sarili ko para lang sa inyo. Kung mo ako ay pangit sa paningin niyo, kailangan ba magpaganda ako? Kahit ayoko man maging maganda ako? Di ba? Mas better pa po yung minamahal ka sa totoo. Mas maigi pang tanggapin ka kung ano ka. Yan po akin. Mas magandang mahalin ka sa tamang way. Ayoko po yung sinasabihan akong maganda kasi hindi ko po nakikita sa sarili ko. Kasi pag umaharap po ako sa salamin, sabi ko matanda na ako. Kaya nga, gusto ko, pag ako tumanda, yung igagalang ako, hindi ko po susundin o aanohin kung ano po yung ginagawa ni Marilyn Chang. Kasi alam niyo po, napakasakit sa damdamin na kahit sino nakatingin sa'yo, iba ang tingin sa'yo, iba ang pag-approach sa'yo. Hindi mo ba yun nalalaman, Marilyn Chang, na pag umuwi ka ng Pilipinas, ang makikitang image sa'yo, yung ugali mo, balahura ka, kahit sino, mumurahin ka, kasi yun ang nakikita sa'yo sa social media. Hindi ba? Pero kung maging simpleng tao ka lang sa harap ng camera, maging humble ka nga, sabi ni Randy, pag umuwi ka, malayo ka pa lang. Meron na sa'yo magngingiti, meron na sa'yo magsasalubong, kahit hindi mo kilala, ngingitian ka, yayakapin ka, kasi iniidolo at nakita ka sa social media na napakabait mo. Ako po, hindi ko po sinasabing mabait ako ha, kasi nakapagmura rin ako. Inaamin ko po sa sarili ko, nakapagmura lang din po ako. Pero kanino ko lang po yung ginagamit? Dito sa mga taong nambalahura sa akin. Pero, isipin nyo, Banat Bagsik, Celtic BPH, Marilyn Chang, Malu Dino Santos, sino pa ba ang namura ko dyan? Sabihin na natin si Bopil. 5 sa kamay ko. Pero yung mga minumura po nila, higit pa sa 10 daliri mo ang namura nila na iba't ibang tao. Ako po ba? May iba't ibang tao po ba akong minumura at pinapaya dito sa social media? Apera po dyan sa 5 nabanggit ko? Iba wala? Kasi nga hindi po ako ganun. Ayoko pong maging ganun. Kaya nga sinasabi ko, itong social media ko, ayoko pong pagkakitaan sa pagiging balahura. Kasi ayoko po ibigay sa mga anak ko man o sa mga kaibigan ko man o sino man ang gusto kong bigyan ang galing sa pagbabalahura. Ayoko po yan. Ha? Makeup lang ang kapal kay Chang. Pwede pong ganun kasi nga. Tingnan niyo po yung una kong thumbnail dyan. Ang totoong mukha ni Marilyn Chang. Ha? Kung makikita po ninyo, ipakikita ko po sa inyo. Huwag po kayo. Kumbaga sa ginto, huwag niyo pong sabihin ay kunay. Kumbaga ay ang ginto, minsan sa tingin niyo lang ay kunay, pero yung pala tanso. Ipapakita ko po sa inyo ang tunay na pagmumukha ni Marilyn Chang. Ang pagmumukha po ni Marilyn Chang, yung tunay niyang pagmumukha, kung wala po yan na camera. Ha? Kung wala po yan na camera, andito po ang mga tunay na pagmumukha yan ni Marilyn Chang. Saglit lang, tanaga-ano. Tinatapos ko na lang po itong ginagawa ko lang po 2 oras. Hanapin ko po dito ang mga tunay na... Marami po yan dito, yung mukha ni Marilyn Chang. Ang kanyang normal...
Yan. Ito po ang kanyang normal na mukha. Pag yan walang mukha, pag wala yan ang makeup. Oh. See? Yan po ang normal na mukha ni Marilyn Chang. Ang mukha o baka medyo malam. Ay pa, sorry. Oh. Ah, yan po ang tunay na mukha ni Marilyn Chang. Yan po ba ang sinasabi niyong maganda? Ha? Oh, yan po. Yan po ang tunay na mukha ni Marilyn Chang. Oh. Oh. Yan. Diba? Saan niyo po nakita yung sabi ninyo maganda yan? Oh. Ito nga lang, tingnan mo dito, kay tanda-tanda niya na dito. Oh. Laylay na nga yung kanyang ano, leeg. Oh, yan. Oh. Diba? Matanda na. Ganyan na po. Hindi po sa paninira kay Marilyn Chang, ha? Hindi ko po sinisiraan si Marilyn Chang. Kasi sinasabi, may nagsabi sa akin, mas maganda pa si Marilyn Chang. Tingnan niyo po. Oh. Yan. Oh. Yan yung nag-live siya doon nang umuwi siya sa Pilipinas. Yan. Yan po yung live niya nang umuwi po siya sa Pilipinas na nakalimutan niya mag-ayos. Di pa ata inagsisipilyo that time na yan. Yan. Eh, sino po makakapagsabi na si Marilyn ay maganda? Alam niyo po, matanda. Ha? Si Marilyn Chang. Ako nga rin, matanda na rin ako. Matanda na po yan. Nagmumukhang Barbie-Barbie na lang yan sa harapan ninyo. Kasi nga, ang gusto niya, maging image niya ay maganda. Wala na po tayong pakialam dyan. Buhay niya na po yan. Labas na po tayo kung ano man po ang ginagawa niya sa buhay niya. Kasi yan po ay, yan naman po ang kanyang asset sa buhay. Tawag po dyan ay asset. Na asset niya yung sarili niya, na maging maganda siya at kapanipaniwala. The way rin po siya magsalita. Hindi nyo ba nakikita? Minsan, pag formal siya magsalita, parang kapanipaniwala. Pero, nababago na lang po ang kanyang, mababago na lang po ang ating paniniwala sa kanya kung siya nga ay, siya na ay nagmumura na, ng babalahura na, kung sino-sino na ang binabody shame niya. Pero po ang totoo, dyan nyo po makikita ang tunay na tao pag wala na pong wig, wala na pong make-up, yung talagang normal, yung unique, yung sinasabi ko ang natural beauty. Nung nga tinangnil ko ang mukha ni Cell TV PH noon, galit na galit sa akin. Kasi hindi niya matanggap yung natural na mukha niya, wala naman akong ginawa, hindi ko naman minasama yung mukha niya. Hindi ko naman nilagyan ng kung ano-ano, kagaya ng ginagawa niya sa akin. Ah, yung mga pinagagawa niya sa akin, hindi ko naman ginagawa yun. Normal na normal. Eka nga, a natural beauty. Galit na galit pa yun noon sa akin si ano? Ha? Galit na galit pa noon sa akin si Cell TV PH. Kasi ang sabi niya, ha? Hindi ko daw hinanap na may mas maganda pa daw na picture, ginawa niya pa akong tagapaghanap ng kanyang litrato. O, meron pa ditong isa. Diba? Meron pa dito. Isi-send ko muna ito sa akin, sa sariling na. Oh, meron na. Oh. Tingnan niyo po dito si, sorry. Tingnan niyo po rin dito siya. Oh, tingnan niyo rin. Oh, tingnan niyo ang itsura ni Marilyn Chang kung tititigan niyo po yung pagmumukha. Diba? Halatang-halata na po siyang maganda. Kaya nga lang, humaharap siya sa camera. Nakala ninyo ay kagandahan kasi peki na yung kanyang screen. Oh, yan po yung kanyang katawan. Yan po yung kanyang bilbil. Oh, nag-ilang layer na rin po yan. Oh, diba? Pansin na pansin po ninyo. Hindi po ako nagpapahiya ng tao. Sinasabi ko lang kung ano ang katotohanan. Ha? Yan po yung tunay. Oh, diba? Yan ang pagmumukha ni Marilyn Chang. Yung nagsasabi po sa akin na mas maganda pa sa akin. Okay lang po, amin ko po yan. Kasi yan ang asset niya. Yan ang gusto niya sa buhay. Nag
nag-aayos pa nga siya ng wig dyan, oh. Oh, tingnan mo ninyo kung paano yung bilbin, kung paano. Pero kung sinasabihan pa ako niyan, aparador na ako. Sige, okay lang. Kasi nga, mas maganda nga yung nagpapakumbaba. Wala po ako masasabi na aparador ako. Di kasi amin ko naman, mataba ako. O, pag mataba ka, lalabas ka talaga na para kang aparador. O, tingnan po ninyo. Ha? O. O, yan po. O, sa sobrang stress ni Marilyn Chang, na hindi na po natutulog kung paano po siya mambalahura, o parang mangiyak-ngiyak na po siya dyan sa kanyang thumbnail o sa kanyang picture. O, di ba? Laylay na po yung kanyang eye bag kasi hindi na po siya natutulog. Pansinin niyo po, oh, yung pagmumukha. Oh, nakikita niyo po yung GC, yung mga caregiver po dyan. Kasali po ako dyan, kaya marami po kung ano. Tingnan niyo, oh. Yung dibdib niya, okay lang. Kumbaga, flat yan, o natural lang yan, okay lang. Kasi, tayo nagbabra, minsan, nagiging ganyan po yung anong katawan natin. Na nag-ano yung ating dibdib. Okay lang yan. Pero dito, oh. Diba? Matanda na! Ako po, pinapit ko rin sa sarili ko. Hindi ko po pwedeng sabihin na maganda ako dito sa harap ng camera. Kaya nga kasi ako, ang eyebag ko rin, lumalala na rin kayo YouTube. Pero hindi po ako nang babalahura. Lumalala na rin po yung mata ko at titingin po kababantay po sa inyo ng mga amiga ko. Hmm. Hindi po ako nagbabantay ng mga babalahurain ko. Diba? Kasi ayoko po nga dito, ha? Ayoko nga po dito yung may binabalahura ako. Kaya nga ako nagtatumbnail ng mga mukha ko nila. Hindi ko po yung pinapapangit. Kung ano po yung nakikita ko, yun na lang pong ginagawa ko. Kasi magpapagod pa ako sa sarili ko. I-edit-edit ko yan. Konsensya ko na po yun. At pinapangit po yung tao. Mas maganda po yung normal lang yung pagmukha mo, i-thumbnail dyan. At least, masasabi ka pa rin naman kahit pa paano, iginalang mo pa rin yung pagmumukha niya. Kahit pa paano, nirespeto mo pa rin yung pagmumukha niya, di ba? Yan po dapat tayo. O, di ba? Nahirap po yung mga nag-ano po tayo dito, no? Ayan. Ngayon pa, o. Oh. Alam niyo po kung saan ko po yan nakukuha. May mga kaibigan po ako na nagmamalasakit po sa akin. Pero, bihirang-bihira ko po yan ipakita. Kasi nga, ayoko nga dumating sa punto na ako po ay dito ay para ko po siyang binababoy. Hindi ko po siya binababoy. Sinasabi ko lang po ang totoong anyo ni Marilyn Chang, yung natural na beauty na tayo po ay ganyan na. Hindi na po tayo dito magpapakaganda-ganda para lang sabihin na tayo ay kagalang-galang, maayos. Pwede ka rin naman humarap sa camera. Mas kagalang-galang ka pang tingnan kung tutusin kung ano lang, simple lang ang pagmumukha mo, di ba? Noong nakaraan nga, nilabas ko lahat yung mga alahas ko. Sa totoo, tinatago ko naman yun. Ayoko pong ipahalata dito na marami akong alahas. Kasi baka mamaya pag-uwi ko ng Pilipinas, makidnap ako. Masabi marami akong alahas, pero ang totoo, maniwala ba kayo mga tunay yun? Oh. Siyempre, ang iba po doon, mga panse, mga kagaya-gaya dyan na binibili ko, nilalagay ko sa mga damit ko. Pero ang iba po talaga, may totoo. O, di ba? Mahirap po kasi magsasabi tayo dito na mayaman ka, maano ka. Yan po yung ginawa ko lang noong nakaraang linggo para lang po maiba naman yung issue. Diba? Kasi noong nakaraan, para naging ako na yung laging thumbnail ng mga ibang mga nag-bablog po dyan. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Kasi, syempre nga, pag nandito ka sa social media, talaga nga naman, pag-uusapan ka. Hindi ba? Eh kasi nandito ka sa social media, kung ayaw mo pag-usapan, itago mo lang ng video mo or huwag ka na mag-video. Diba? Tanggalin mo na yung YouTube mo. Ano lang po yun eh. Tama rin po yung sinasabi ni Kuya Churba. Buntot mo, hila mo. Diba? No. Ako po, hindi po ako nakikipaglaban dito ng brutalan, balahura. Yung sinasabi ni Sel TV Pits, balahura ko dahil kasi inano ko nung isang linggo si Marilyn Chang, kurwa, bakit ko babalahura yung isang tao kung ako hindi binabalahura? Diba binalahura ako, minura-mura ako? Alam nga naman, hindi ko gantihan. Pre lang yon na mura-murahin ako? Eh siya nga eh, pinagkakitaan na nga niya ako, minura-mura pa niya ako. Eh diba sino ang walang utang na loob sa amin?
di ba, lalabas kayo ang walang utang. Nung panahon, naalala ko lang, nung panahon ng last year, kasi nagkaroon lang naman ako ng revenue ngayon ng taon na to eh. Nung last year, dami ninyong mga, dami ninyong ano, dami ninyong views, revenue, mukha ko pinagtatamnam ninyo. Iba kumita kayo. Pero ako hindi ko kayo pinagkakitaan kasi kahit may advertise yung aking YouTube, hindi pa naman yun accept ni YouTube yun. Dahil nga kasi, wala pa akong pinamber. Pero hindi ko kayo pinagkakitaan. Kasi that time na yun, hininto ni YouTube yung aking advertise kasi nga na-expired yung pinamber na antagal dumating. Diba? Halos minumura-mura nyo ako, yung rest back ko sa inyo. May revenue ba yun? Wala yung revenue, wala yung advertise. Pero pinagkakitaan nyo ako. Magkano ang kinita nyo sa akin? Magsimula kay Banat Magsik, kay Self TV PH, at kay Marilyn Chang. Kasama na yun si Marilu de los Santos. Ilang views? Ilang views si Marilu de los Santos? Yung kanyang hinihindot-hindot niya ako doon sa live niya. Pinagkakitaan nila ako. Ano ang sabi ni Bupin? Bakit ka ngayon nag-live? Pinagkakakitaan mo rin. Sabi ko, tanga ito si Bupin. Paano niya nasabing pinagkakitaan ko sila? Eh wala nga akong revenue, eh wala nga akong advertise. Kasi that time na yun, hindi pa ako monetize, hindi pa talaga totally nakamonetize ang sa aking live. Hindi pa totally yung aking YouTube ay monetize. Kasi yung pin number, wala pa. 7 buwan ako naghintay. Tinagalan. 7 months. Dumating yung revenue ko. Ngayon ng January, magkano lang? Ha? Hindi yun sa pagmumura ko sa inyo na dahil kasi ginantihan ko yun. Yun, binigay yun sa akin na revenue yun ng galing sa Japan. Dahil kasi that time na yun, yung tita ko, sige padala niya, sige niyang bigay sa akin, sige niyang, anong tawag yan? Yung palipad? Pinapaliparan ako ng tita ko. Kiniklaim ko lang yun. Sino pa doon ang nagclaim sa, ayun, sino pa nagpalipad doon? Si Mamski Shani. Si Mamski, asawa ni Bon TV. Sino pa nagpalipad? Yan si Rapid Fire, nagpalipad din yan sa akin. Ang mga anak ko, nagpalipad din sa akin. Eh, magkano lang naman? Alam niyo, ang ibang ang pera dyan, sarili kong bulsa, sabi ko, paliparin niyo para pumasok yung $100 para magka-revenue na ako. Sarili kong pera ko rin yung ibang yun. Tinuturuan ko yung mga anak ko. Kasi di ba required kay YouTube na magkaroon ka ng $10 ba yun, yung umpisa? O yung $10 na yun, yun lang yun umpisa. Yung $10, dapat magkaroon ka muna ng $10. Anong ginawa ko? Sabi ko sa anak ko, sige, paliparan mo. Nagkataon yung auntie ko na nasa Japan, nagpalipad din sa akin. Nagkataon, nabigyan din ako ni Mamski. Nabigyan din ako ni ano yan, ni Rapid Fire. Yun lang yun. Pero yung galing din sa inyo, na sinasabi niyo, pinakitaan ko kayo. Kasi nungalingan nyo yan, gawa-gawa nyo lang yan. Pero kayo ang mas kumita sa akin. Mas kayo ang nagbigay sa kayo ang binigyan ko ng pera. Kumbaga pinagkakitaan nyo ako, yung minumura-mura nyo ako, yung binabalabalahura ninyo ako. Kayo ang kumita, hindi ako. Kasi sabi ko, thank you. Bakit ako nagpapasalamat? Kasi nakakuha ako ng revenue ng hindi galing sa pambabalahura na hindi kagaya ninyo. Kaya sabi ko, ako gagawa ako ng aking channel ngayon from the start nang hindi ako mambabalahura kasi hindi itong pagkakakitaan ko. Ayoko mambalahura ng tao nang wala naman akong mapapala. Kaya ngayon sabi ko, kaya ako lumantad lang kay kayo pero ano ngayon ginawa niyo sa akin? Binalahura na naman ninyo ako. Nagsabi lang naman ako ng totoo doon kay kayo kung anong klaseng mga reactionist kayo. Ba, nagkagulo-gulo na naman kayo hanggang kung sino-sino na sa akin ang nag-upload video na binabalahura ko ba kayo? Kayo ang numero unong ng balahura. Sasabihin nyo, kung hindi mo ako binalahura, hindi ka rin kita babalahurain. Kasi nungalingan yan. Kasi ang sa akin, alam ng Diyos kung anong ginawa ko sa inyo. Alam ng Diyos kung anong hinanakit ang binigay nyo sa akin. Alam ng Diyos na ako, ha, umiiyak kung ano ang katanungan ko sa sarili ko, naging mabuti ba akong tao sa kapwa ko o naging masama ako sa kapwa ko? Bakit sa harap ng camera, tingin nila sa akin tayo? Bakit dito sa paligid ko, ang tingin nila sa akin anghel?
Yun ang tinatanong ko. Pero wala sa akin sagot kung ano ang katanungan ko. Kasi ang gusto ng Diyos, pinamumulat sa akin kung sino ba talaga ako, kung saan ba ako nag-umpisa. Doon ko napagtanto, totoo nga, ang inaapak-apakan ng mga taong inaapi, yun sa likod nun, yun pa nakakakuha ng isang magandang gantimpala kasi naging mabait pa. Diba? Kaya sabi ko, dito kay Lasel TVP is never iyan nakaranas ng naranasan kong kagandahan. Hindi man ako naging mayaman, pero naging ano rin ako sa buhay ko, sa mga nasa paligid ko. Marami sa akin nagmamahal. Marami sa akin natutuwa. Marami sa akin naano sa mga ginagawa ko. O, nung isang araw, nagpunta po kami ng hospital. Hindi po ito sa pagyayabang. Last Monday, or last week, kasi general check-up ng alaga ko. Kasama ako. Natural kasama ako kasi ako yung caregiver. Lagi kang tatanungin ng doktor kung ano bang activities sa araw-araw ng pasyente mo. Sa araw-araw ko pong nire-record po dyan kung ano yung kinain, kung anong oras gumising, anong oras naligo. Lahat ng gawa niya, nakarecord po yan. Pati po yung mga, minsan diba, nag-live na po ako na may mga sinusulat ako, yung kanyang mga blood pressure, lahat. Activities, yung gamot, yung ilang grams, lahat yan. Dumating bago magtapos ang Chinese New Year, yung aking alaga na hyper, kumbaga naging agresibo. Ang sinasabi niya, yung bahay daw niya yon, hindi daw yun sa kanya. Hindi sa kanya naman talaga. Ang iniisip niya, yung bahay noong unang panahon pa niya. Noong 19 gupong-gupong pa, yun pa ang naalala kasi 96 years old na. Ang naalala niya, yung unang panahon pa. The which is yung bahay niya, almost 60 years na siyang nakatira doon. Ang iniisip niya, yung unang bahay pa nila, na yung mga anak niya maliliit pa. Alam niyo yung anak niya, hindi na niya kilala kung mga sino yung mga anak niya. Kahit nagpapakilala na yung mga anak niya kung mga sino sila. Pero yung nanay nila, dahil nga matanda na, 96 na, wala na siyang maalala. Yung naalala niya yung panahon. Kaya minsan nga, pag tinatanong ako, asan daw yung asawa niya? Kasi sa isip niya, yung asawa niya, buhay pa. Kaya ako, minsan naaawa ako dun sa alaga ako. Sabi siya, manasaya loko. Manasaya loko. Ibig sabihin ng lokong asawa. Asan daw yung asawa niya? Anong naman sabihin kung patay na? Di mas lalong na-stress yung matanda. Anong ginagawa ko? Ay, silulok ako, bumili ng asukal, ng kape, ng manok, ng ano. Kasi sinasabi ko, Ama, awa lokong, pergisa na iluwar. Sabi ko, umalis, umabas. Kanapa? Pabili. Sabi niya, anong binili daw? Sabi ko, bili ayam, bili tilor, bili nasi. Ano ang nasi? Kanin or bigas. Ano ang ayam? Manok. Ano ang tilor? Itlog. Lahat na lang pagpapanggap mo para lang hindi siya magkaroon ng sakit ng damdamin. Ako ang nag-aano sa kanya. Binigyan ko ng celestamine o antitastamine. Para sabi ko, matulog siya. Pero yun, antitastamine yun, sakati lang yun. Pero pag uminom ka niya, ako konting mailo ka, minsan para kang mapapaidlip. Yun ay binigay ko para lang sa kanya, magkalma lang siya. Dumating nung Lunes, daladala ko lahat ng record. Sinabi ko sa doktor, sabi ko, Dok, hindi ako doktor, hindi ako nurse. Bigyan mo siya ng mas magandang gamot na pag-sleeping pills, pag oras na siya ay inabot ng kanyang pagka-amnesia o yung pagiging kanyang behavior. Anong sabi niya sa akin? Hindi na natin kailangan bigyan kasi naibigay mo na yung tama. Sabi ko, ano yung naibigay ko? Tama lang na ibigay mo yung antitastamine dahil yan ay pampakalma rin. Kasi pag binigyan pa natin yan ng another sleeping pills, baka maaaring mahirapan ka, mag-alaga sa kanya. Napaka-good job mo. Kung ano-ano pa yung mga pinakita ko sa kanya, about sa kanyang condition health. Bago kami uwis, ano sabi sa akin ng doktor? Tinapik pa ako. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo pa, kaka, na-amaze ngayon ako sa lahat ng ginawa mo.
Ikaw lang ang nakitaan ko sa mga nagpupunta dito na maandami mong dalang mga record. Ang dami mo, hindi nagawa ng ibang nagpupunta ditong mga caregiver. Yan ang tunay na caregiver. Good job ka. Alam mo, sa harap ng mga anak ng amo ko, pinagtinginan lang ako kasi hindi nila ine-expect yung caregiver na nakuha nila ay may utak. Alam ang ginagawa sa trabaho. Kasi biro mo naman ilang taon ako sa nursing home. Halos ginawa na nga nila ako doon sa nursing home tinaas na yung rango ko doon sa nursing home, pero hindi ko yung pinagmamalaki sa mga amo ko. Na ginawa akong supervisor, ginawa akong in charge niyan, mga kung ano-ano. Kasi alam ko na lahat ng ginagawa ko. Kaya yun, yung mga anak ng amo ko hanggang ngayon, believe sila sa akin, pinag-uusapan nila ako. Saan ka makakuha ng ganyan na trabahong Pilipina? Pilipina, dito ang pinagmamalaki ng mga caregiver. Kaya ikaw, CELTBPH, hindi mo kaya ang ginagawa ko, wala ka sa kalintingan ko. Pero kung muramurahin mo ko, kung balahurain mo ko, akala mo ikaw yung may pinag-aralan kesa sa ating dalawa. Akala mo ikaw yung may inabot sa ating dalawa. Akala mo ikaw na yung professional kesa sa ating dalawa. Kaya, bago ka mambalahuran ng tao, alamin mo kung ano ang kakayanan ng binabalahura mo. Yung sinasabi ninyong tanga-tanga, kung paano ko pagsabi-sabihan ni Marilyn Chang na tanga-tanga, ikaw ba may na-achieve ka ba sa buhay mo? Bakit ngayon hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Diba? Kaya po't lahat tayo, wala po tayong karapatan manghusga sa kapwa natin, lalo't wala po tayong alam. Hinahamak mo, minumura mo sa harap ng kamera, pero hindi mo alam sa likod ng pagmumura nyo, may humahanga sa akin, may humahanga sa ibang tao. Kaya po tayo, wala po tayong dapat gawin sa kapo nating para kasamaan. Ha? Yan po ang mahirap po sa atin eh. Basta lang natin ibubuka yung bunganga natin sa harap ng kamera, ang akala mo magaling ka na yan? Akala mo magaling na ba ang pagmumura mo? Akala mo ba matibay ka na yan? Papalakpakan ka na ng mga tao dyan? Hindi po. Ang totoo niyan, pinapakita mo dito sa harap ng kamera mo kung ano yung attitude mo. Kung paano ka magrespeto ng kapwa mo. Diyan po ang pinapakita nyo. Ako, nagsasalita lang ako po dito. Hindi ko po pinagmamalaki ang sarili ko. Kundi, sinasabi ko lang, yung mga minumura-mura ninyo, minsan, wala kayo sa inabot nila. Ha? Hanggang ganyan rin po kayo. Kaya tingnan yung mga sarili ninyo, hindi kayo nag-aasenso. Tingnan mo si Banat Bagsik, kung magmura sa kapwa niya, alila ka pa rin, Banat Bagsik. Ganyan pa rin. Kuskus, kubeta ka pa rin. Hindi ko po hinahamak ang mga caregiver o ang mga kasambahay dito. Pero sa ugali po ni Banat Bagsik, sasabi ko, hanggang ganyan ka lang. Hindi ka mag-improve sa sarili mo. Hanggang ganyan ka lang. Wala kang ibang narating. Hanggang ganyan ka lang. 10 years ka nang nandiyan sa Saudi, pero wala pa rin nangyayari sa 10 years mo. Ang 10 years mo, nag-iikot-ikot diyan sa amo mo na ganyan ka pa rin. Si CELTBPH nag-iikot-ikot lang din dyan sa lugar niya na ganyan pa rin. Inyo, stress na po sila. Wala na po silang kumpay kamumura. Abab, kasasagot ng mga kalaban nila. Hindi ba? Mantalang ako, yung minumura-mura nyo, ang sarap ng buhay ko dito. Sarap ng buhay ko dito. Ha? Tama po yan, Sis Rapid Fire, my dedication being a caregiver, may malasakit. Yes po. Kasi hindi po tayo pumunta po dito sa ibang bansa para lang po tayo dito magpakita ng kalandian. Karamihan po kasi dito sa atin, hindi ko naman po nilalahat. Pero naman po talagang masasabi na hindi po pagandahan. Pero mostly, sa mga ating pong kababayan, mag-Japan man yan, mag-ilang kung saan man po sa sulok ng mundo na may mga OFW, number one po ang mga Pilipino ang pinagmamalaki kung gaano kahusay magtrabaho. Hindi maging tumanda ka man dyan sa pinagtrabahoan mo. Ipagmamalaki ka pa rin ng amo mo.
Kaya si Banat Pagsi, pinagmamalaki pa rin niya ng amo niya kasi diyan na siya tumanda. Diba? Kasi kung hindi marin maganda ang trabaho ni Banat Pagsik sa kanyang amo, baka matagal na yan, hindi umabot niya ng 10 taon. Yan ang naging trabaho ni Banat Pagsik. Yan ang pinili niyang trabaho. Kaya diyan siya nagustuhan din ang amo niya. Kaya todo siya pa pasikat sa amo niya. Diba? Na kailangan magkaroon siya ng trabaho. Kasi kung minamalditan mong amo mo, mas pangigaganti sa'yo. Kaya minsan, minsan nga, nagsasabi nga si Banat Pagsik eh, ha? Inalaban daw niya yung amo niya kasi napagmasdan daw siya ng amo niya, nagsiselfon-selfon na lang. Oh, sinasagot-sagot niya. That's mean, meron na sa iyong hindi ka dinagugustuhan pero ini-ignore mo lang kasi nga matigas ang ulo mo. Dahil sa kagustuhan mo na maging sikat ka dito sa channel, sa pagla-live mo, sa pagmumura mo, sa pagbabalahura mo, akala mo sikat ka na. Pero ang totoo hindi. Ha? Nagmumukha ka lang tanga. Pinagtatawanan ka na nga lang. Hindi mo ba ang nakikita? Pinagtatawanan na lang kayo. O, mas mabuti pa nga po mag-ano si Kuya Sparrow. Proud po ako sa mapananalita ni Kuya Sparrow. Nandyan po siya dyan. Hindi naman po sa pagmamalaki po o inaano ko po yung kanyang pananalitang disclose. Meron pong sense ang mga sinasabi. Meron pong mga katotohanan. Makakapulot ka sa kanya ng mga bagay na salita na kagandahan. Diba? Kumbaga, binabato lang sa inyo yung kung ano yung ginagawa sa inyo, pinaparinig lang sa inyo kung ano bang kagandahan o kabutihan o kapangitan ng mga pinagsasabi ninyo. Diba? Kung magandang ugali nyo, hindi kayo gaganyan ni Sparrow. Dahil kasi, pinapakita lang Kuya Sparrow kung paano kayo maging balahura sa kapwa nyo. Yun lang po yun ano. Kaya sana po, hindi naintindihan po kayo sa mga sinasabi ko dito. Kasi nga, sabi ko, magmamahal na araw. Ito na po ang huli na mababanggit ko ang mga pangalan nila. Sapagkat nga kasi nakikita ko, tinatambil-tambil na lang yung pangmumukha ko na, kung sino po mga vlogger-vlogger na po dyan, ang nagtatambil na po sa mga mukha ko, na bakit naging ano na ako, naging sikat po si Positive. Hindi po ako sikat sa pambabalahura. Inaano ko lang po ang sarili ko kung paano nila ako binalahura. Gina-justify ko lang. Kasi kung ako po ay balahurang tao, marami na po sana akong kaaway. Pero ang totoo, sila-sila lang naman din yung naging kaaway ko dahil sila mismo ang unang nambalahura sa akin. Kaya yun po ang totoo. Tamaan man po ako dito ng kidlat. Mamatay man po ako dito sa harap nyo ngayon. Hindi po ako yung taong sinungaling. Kasi po never ako nagsinungaling sa kapwa ko. Maaaring may mga bagay na akong ginawang pagsisinungaling, pero sa good things, hindi po sa bad things. Kasi mahirap po ang magpanggap na may niloloko kang tao. Mahirap po matulog na may sinisira kang tao. Kaya nga po ako natutulog mahimbing. Kasi alam ko sa sarili ko, wala akong sinisiraan na tao. Kasi totoo ang mga sinasabi ko. Kasi pag ang isang taong balahura o may ginawa kang masama sa kapwa mo, pagtulog mo, apektado ka kasi nagsalita ka dito sa harap ng kamera na walang katotohanan, hindi ba? Yan po ang mahirap. Kasi konsensya mo ang kalaban mo. Kaya siguro po eh, maraming salamat na po, ano, hindi na po ako magtatagal. Maraming maraming salamat po. Kay Salimar Gamer, yan, nahuli ka na po, ano. Kay Lee Songsoon, thank you po. Sis Rapid Fire, thank you po sa pag-inig po sa akin. Sino yan? Switchya? Switchya ba yan? Accept na lang kung may edad na tayo. Huwag na mag-filter. O yes po, ano? Rapid fire. Yan. Randy, humble. Thank you po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po sa mga nakinig. Sana po ay sa susunod na ating pag-aharap-harap po dito ay sa kagandahan na po ang inyong maririnig sa akin or sa ibang bagay kung paano na naman po tayo dito maglalay. Kaya po, thank you po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Papaalam na po ako. Bye-bye na po.